idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulfo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulfo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulfo. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit, dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan, no need to say na sana all, meron tayong Rapi Tulfong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulfo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Wanted sa radyo. Sa magandang hapon mga kapatid, and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapiat ngayon po ay December 11, 2023. Ako po si Shari Roman, at mga kapatid, makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon, Attorney Aina Magpalit. Magandang hapon sa iyo, Shari. Opo. Ganyan eh. Pero as always, napakasaya po ng lahat ng mga bumubuo ng Wanted sa Radyo. Radyo, Rapi Tulfo in Action. Rapi Tulfo in Action, Senate Office Team, Congress Team. Congress po kay yes, Kong dalawang Jocelyn Congress and Team. Kong Ralph Tulfo sa Saikatsu, sa District 2. Ayan, po. So, maraming. Merry Christmas! Maraming salamat po again sa Tulfo family po para po sa napakasaya. Yes. Nanalo po ako ng... Hindi ka nanalo. Hindi ako nanalo ng TV. Air fryer po at saka... Para kay mama na yun. Opo.
TV. May nabili tayong TV. Salamat po. Bargain. Yung TV. Opo, sa bargain. Tufo family. Thank you very much po. Okay. Ito po si Ma'am, mabigat sa ating puso itong unang kaso natin si Mr. Mario Arbilon and Pilar Dadole. Si Sir Mario po isang street sweeper and dental assistant naman po si Ma'am Pilar at humihingi ng tulong na mapaimbestigahan po yung nangyari sa kanilang 9 years old po na anak. November 30 po nangyari at alas 12 po ng hapon sa may barangay Ramon Cruz, GMA Cavite. Mas maganda po siguro at yun sila na po ang magkwento kung ano po ang nangyari sa biktimang si Abigail Arbilon na grade 2, 9 years old. Tatay Mario, kayo na magandang hapon po. Magandang hapon po. Pwede niyo bang maisalaysay sa atin kung ano po ang nangyari sa anak ninyo? Ang routine po kasi ng anak ko, uwi po siya ng tanghali. Galing ng Arges Elementary School. Nung kasabay po niya palagi yung kanyang kapatid na si MJ. Si MJ po ang nakakatandang kapatid? Opo. Ilan taon na si MJ? 11 po. 11, okay. Uh-huh. So ito pong nakikita ninyo sa ating ay mga larawan po ni Abigail po. Ni Abigail. Okay. Be, andito na si Papa Be. Sige lang po tayo. Si Abigail po. Ano po ang nangyari nung araw na tinanong ko po yung kanyang nawawala. Si MJ kung bakit wala po yung kanyang kapatid na si Abigail. Ang bilin po sa akin ng MJ, meron po silang, maglilinis po sila ng room. Okay. Ng, sa eskulahan po nila. Mm-mm. And then, yung, kumpiyansa po ako na nasa school po yung bata. November 30 po ito, ha? Opo. Nung nawawala siya, November 30. Opo. Kasi inaasahan yung uuwi siya. Opo. Tapos po, nung hindi po siya nakauwi, nakasama ang kapatid niya. Meron pong bawas din ng Ramon Cruz na pumunta po mga bandang alas 3 po, inaalam po nila sa akin kung kasama po yung mga ibang bata ng Ramon Cruz. Inaalam po nila sa akin kung nandun na po si Abigail sa bahay. And then po, sabi ko po wala. Bakit po nila hinahanap sa inyo si Abigail? Kasi yung kasama po ng bawasin ng mga bata, yun po yung kasama ni Abigail na punta ng ilog. Okay, okay. So, nagtaka ako, sabi nila, baka pwedeng sumama ako. Puntahan po namin yung barangay ng Ramon Cruz sa ilog. Sabi ko, bakit po napunta rito yung anak ko? Meron pong nagsabi na sinama nga po yung kasama ng Bawsi sa pedicab. May sinama po, may pinasama. Opo. May pinasama. Kilala po ba nila yung nagsama? Ng Bawsi po. Anong Bawsi na ito? Opo, okay. Nang violence against women and children. Okay, okay, opo. Okay. And then po, bandang siguro alas 4 po yun, bumaba po kami ng ilog. Kasama ko po yung apat na polis ng GMA. Ito po ay December 4 na. Opo. Hindi. Hindi pa. December 1. December 1. So, bali isang araw na po na nawawala. Opo. Okay. Then, inabot po kami ng ng madaling araw, alauna. Sa paghahanap? Opo, doon sa may ilog po. Okay. And then, kinabukasan po, bumalik po kami kasama yung sa Bureau Fire. Okay. Sa Makatuwid, dumami na po ang tumulong sa paghahanap. Opo. Bakit po sa ilog po naghanap? Ano po ang nangyari or ano po ba ang impormasyon na dumating sa inyo kung kaya't doon kayo sa ilog naghanap? Ang nagbanggit po yung mga batang kasama yung ng mga bata. Opo. Kasi sabi po nila na kasama nila doon sa ilog. Oo. Bakit po sila nagpunta ng ilog? Ano po sabi ng mga bata? Maglalaro daw po. Maglalaro. Opo. At pagkatapos nun, hindi na nila nakita. Opo. Hindi na nila kita nung araw na yon. Tay, para medyo hindi rin masyado mabigat po muna sa inyo, no? Kakausapin natin si Lieutenant Colonel Randy Olikinyo, ang Chief of Police po. Isa po ito sa mga tumulong sa inyo, tama po ba ako? Ng GMA Police Station ng Cavite PNP. Magandang hapon po. Yes, ma'am. Colonel Randy Olikinyo, magandang hapon po sa inyo. Live magandang po tayo. Hapon din po, ma'am. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si Attorney Aina Magpale, kasama ko po si Shari Roman. Nandito po yung ama at ina nung nawawala pong bata. Giant o natagpuan po. Na ba? Po.
Chahin pala. Nung nawawalang bata, ay natagpo ang bata na si Abigail Arbilon. Meron po ba kayong mga updates tungkol dito sa naganap o nangyari sa bata? Bali, sa ngayon po ma'am, bali yan po yung nangyari po nung nawala po siya ng November 30. Okay. Then natagpuan po siya, napatay nung December 1. Mm-hmm. Bali ngayon po yung 10 days na po ata. December 1 po ba siya nahanap o December? December 1 po, ng 5 PM po. Natagpuan po nung dalawang batang naghahanap po ng gagamba. Okay. So, doon po sa pinaka area. Okay. Yes ma'am, bali sa ngayon ma'am, meron na po tayong mga persons of interest na aming ano po minomonitor na sinasurveillance. Yung nga lang po, wala pa po tayong ano ma'am witnesses na to na lumalabas kasi nga po is yung lugar po kasi ma'am is secluded siya, liblib, maraming puno. Tapos hindi po siya ano ma'am, hindi po siya usually daanan ng tao at tambayan po ng tao. Kaya sa ngayon po may mga persons of interest pa lang po kaming ano ma'am. So hindi po doon sa iniimbestigahan at ano po, minomonitor po. Hindi po doon sa ilog kung saan unang naghanap. Bali ano ma'am, siguro ma'am yun ay para mga 100 meters away. Okay. Doon po sa huling natagpuan po doon po sa huling ang bata po ay naglalaro na nawala. Bali ang distance po niya is doon po sa crime scene kung saan saan po siya natagpo ang patay. Mga 100 meters away ma'am. So, bali baba po ng ilog po ma'am. Okay. Baba po yung surface po ng ilog. Bali pataas pa po. Doon pa po siya sa medyo mataas po na parte po ng lugar. Ito po ba ang bata po ba ay na-autopsy na natin? Yes ma'am, yan po ay sa tulong po ng ating ano ma'am, Provincial Forensic Unit at ang ating Regional Forensic Unit po. Nasoko din po yung crime scene ma'am, then yun po. Na-autopsy na po. Then may mga ano ma'am, specimen po tayo yung crime lab po, Soko. Forensic Unit may naiano po sila ma'am ng mga specimen waiting po sa mga ano ma'am, DNA result saka yung ano ma'am, yung mga naswab po yung ano po, kwerta po ng victim ma'am. So ito po bang ang sinasabi po ba ninyo ay may ebidensya po na ang bata ay sexually abused or sexually assaulted? Bali, yun po yung aming ano ma'am tinitignan sa ngayon. And hindi pa naman po ako makapag-conclude ma'am. Since under ano pa po investigation. Okay. Mga kailan po natin makukuha yung report po tungkol dito? Bali yun ma'am, may binibilisan na po ng ano ma'am ng ating forensic unit as much as ano po yun ay this week ay magkakaroon na po ng ano ma'am ng result. Pero ma'am yung autopsy report po ay meron na po kami. Oh. May copy na po tayo ma'am. Sige. Tay, meron po ba kayong gustong itanong kay Lieutenant Colonel Randy Olikinyo? Ano po ba ang hinihiling ninyo? Sir, maraming salamat po sa tulong po ninyo. Sa inyo pong kapulisan na yung apat po na pulis na kasama ko nung gabi. Inabot po kami na alauna. Maraming salamat kami. Okay. Opo, Tay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga... Bali, ano, Tay, kami po hindi rin po talaga natutulog at tumitigil. At hindi rin po namin nahayaang ano po. Nakalaya po yung gumawa po ng krimen na iyan sa inyong anak. So siguro po ay talagang hintay-hintay lang po natin yung ano po yung proseso para po talaga maano po mabigyan po ng justisya po yung nangyari. Yun po bang ibang mga kasama ni Abigail yung una pong nag-report yung mga bata? I am assuming po with the assistance of DSWD po ang pagtatanong sa mga batang ito kung anong po ang kanilang nalalaman o nakita? Yes ma'am, yan po ay assisted po ng MSWD, ng GMA, tapos kasama rin po yung kanilang mga guardian saka mga magulang. Bali, nakuha na po ng mga ano ma'am, ng statement, ng salaysay. Okay. So yes, meron pong tinatawag na persons of interest na tayo dito? Yes ma'am, yes ma'am. Tay, hindi natin pwedeng sabihin ano or bigyan ng pangalan o hahayaan po muna natin kasi pagka na lumabas po kasi yon malaking posibilidad, baka magtago, lalong hindi natin matumbok kung ano talaga ang nangyari. Ang tsahin niya, sinamahan niyo lang po si kapatid, magkapatid po kayo. Pinsan po. Nagpinsan kayo, sinamahan niyo po siya. Yes po. Ilan po ba ang anak ninyo tayo? So si Abigail, tapos yung kuya niya? Opo, bali apat na lalaki po. Apat na lalaki. Dalawang babae. Dalawang babae, so anim. Opo. Anim lahat. Okay, pang ilan po si Abigail? Bunso po. Bunso ninyo.
Okay, nakikiramay po kami, Tay, sa nangyari. Pero hindi po titigil rin ang Wanted sa radyo sa pagtulong sa inyo. Kita naman po natin, even initially, ano, agad-agad naman na rumesponde ang police station natin. Pangalawang araw, yung Bureau of Fire Protection, tumulong na rin para sa paghahanap. Wala po pang nababanggit si Abigail na merong sumusunod sa kanya o yung parang nagmamanman sa kanya? Wala po bang ganun? Wala. Nagtaka nga ako man, ba't siya nakaabot sa ganung lugar eh. Mm-mm. Hindi ba niya, malayo ba ito sa inyo? Napakalayo po. Mga ilang sakay? Kung saka sakali? Siguro, nasa 5 kilometer. Ah, malayo-layo rin. Opo. So, hindi kayang lakarin? Kaya po. Pero yung mga ibang bata, naglakad din lang sila. Opo. Kasi yung ibang bata ron, taga, doon din yung iba, Ramon Cruz, yung iba taga Madiran. Hindi ko, yung the rest nun, hindi ko alam taga saan bata yun eh. Tapos may shortcut na sinasabi kayo. Opo. Yung shortcut na yun, masukal na lugar? Hindi po. Mga bahayan muna, then papasok na sa papuntang ilog. Papuntang ilog na. Opo. Nakwento na po ba ni tatay na parang nung mga panahon po na yon yung naglalaro po sila, may sumigaw po na lalaki. Opo. Mm. Anong sinigaw? May parang sinigaw daw po tatay. Kwento niyo po kay attorney yan para ano din po. Kasi may lalaki po na sumigaw nung time na yon, dahilan kung bakit po tumakbo yung mga bata. Ang problema, naiwan po yung kanyang anak. At yung lalaki yun, hindi nila kilala. Hindi kilala ng mga bata. Hindi po. Ano ang isinigaw? Hoy, bakit? Anong ginagawa niyo dyan? Kaya ano parang nagpanik yung mga bata. Kasi meron po daw itak. May itak? Nakasupit sa baywang. Makikilala ba ng ibang mga bata? Namukhaan ba nila? Hindi po. Nakano po eh. Nakabonet. Matalang. Matalang nakita. Okay. I'm sure, Lieutenant Colonel Olikinyo, napagkaalaman na rin ninyo itong kwentong ito galing sa mga bata. Yes, ma'am. Opo. So, yan. Makakatulong yan, ano? Sa boses. Opo. Narinig din ako. Yes, makakilala sa katawan yung boses. Po, na sa laki yung ng katawan. At kahit matalang, siguro kung gano'y yung tangkad. Opo. O yung ano, at kung ano yung mga suot. Kung ano suot. Anyway, sa ngayon, Shari, talagang hahayaan muna natin. On the case naman na. Opo. Meron ba kayong ibang gustong ipakiusap, Tay? Sana po, wag naman po maano na lang sa malibing sa limot yung pagkamatay ni Abigail. Yun na po, inahingin ko po kay Senator na sana po mabigyan ng justisya. Oo. Yun lang po. Oo. Makakaasa naman po kayo dyan, Tay. Marami pong nasusolve dito, lalo na kung kunwari magkaroon na ng sketch, cartographic sketch ang tawag doon, Shari, ano? I'm sure ginagawa na yan ng paraan at tutulong tayo para i-flash rin yan on screen pag na-ready na yung cartographic sketch na yan, yes, para mas makilala. Tututukan na lang po natin. And si tatay po ay isang street sweeper. Kaya nung mga panahon po nung mangyari po yung insidente, wala po kayo ng tatay. Nasa bahay po. No, okay. Kasi parang uuwi na din po sana yung mga bata, attorney. Kaya lang nagkaayayaan po na maglaro po sa labas. Siguro dahil nga po sa paglaganap or pagtaas po ng mga kasong ganito, siguro maging... mas maingat tayo. Mas maingat po, especially sa mga anak po. Warningan ang mga bata, ano? Huliman. Pero makakatulong pa rin ito sa pagsabi natin. Yes. Sa mas nakararami. Ganun na lang po muna siguro. Pero tututukan po ito ng Wanted sa radyo. Maraming salamat po kayo. At saka mismo si Lieutenant Colonel Randy Olikinyo naman ang nag-assure sa atin. Alam nyo, lahat tayo ay mga magulang naman rin. Whether magulang talaga na pinanganak natin o magulang tayo sa mga kapatid natin, mahirap po at nakikiramay po kami. Magpapasalamat lang po ako sa iba pang nakatumulong. Maraming salamat po sa mga taong tumulong. Kila Barangay Kapitan. Tangita. Mayor. Alona, Ilona Daduli. At kay Kapitan Bebot Iso. Kay Jeep pa. Kay Benny Labrador ng Ramon Cruz. Maraming salamat po. At sa mga LGUs na tumulong. Ganyan po sa aking kabats na 87. Yan lang po. At saka kay Mayor.
Salamat po. Lieutenant Colonel Randy Olequino, ito yes, po ba ang yes, unang kaso ng ganito, ng batang nawawala at nahanap sa ganitong kalagayan sa area po ninyo? Yes, yes ma'am. Yan po yung una lang po sa, ano, ma'am. Okay. Sa bayan po ng JMA, ma'am. Okay, sana wag nang at sana wag nang maulit. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. And Colonel, may katanungan lang po. Nakapag-backtrack na po ba kayo ng mga CCTV sa lugar? Yes, ma'am. Bali talagang malayo po yung ano, ma'am, lugar doon sa mga may ano po tayo CCTV. Mm-hmm. Although ganun, ma'am, nag-backtrack kami. Wala pong ano, ma'am, makuha ng ano, ma'am, lead. So walang okay, sobrang ano, ma'am, magubat, ma'am, mapuno, magubat po yung lugar. So walang settlement doon sa area na yon, walang mga bahay, yung doon sa kung saan nahanap si sa mismong baba, ma'am, wala po. Bali doon lang po sa pinaka ano, ma'am, entrada po nung pinaka lugar ay may mga kabahayan po doon. Pero wala din pong ano, ma'am. Wala din pong situated po na CCTV camera. Yun pong pang pagkakahanap kay Abigail, mukha po bang doon siya mismo pumanaw or mukhang dinala lang siya doon para itapon? May ganun kaming ano, ma'am, anggulong inaano na doon na tinitingnan. Opo, okay. Opo. Kasi which parang, means kailangan lumawak pa. Kasi ito yun yung yes, ang sabi opo, po, di ba, Colonel, yung time po na mangyari ang insidente, wala daw po yung katawan po ni Abigail doon sa crime scene. Matapos daw pong umulan ng malakas, pagtapos daw po nun, andun na daw po bigla. Parang bigla naanod. Daw po nahanap. Naanod ba? Doon din daw po. Ay, ano ma'am, malabo pong, ano ma'am, malabong maanod po gawa ng mas mataas po yung lugar kung saan siya natagpuan, ma'am. Nilagay talaga doon, attorney. Parang tilagang nilagay nila doon. Hindi po siya, ano ma'am, hindi po siya abot nung, ano ma'am. Nang tubig? Ilog, ma'am. Hindi yes, abot ng ilog. Hindi abot ang tubig. Okay. So, hindi po naanod, attorney, parang kumbaga kusa talagang nilagay doon. Yes, ma'am. Opo. Yan po yung, ano ma'am, churi po namin, nilagay po doon, ma'am. Opo. Doon po siya nilagay. Siguro, Colonel, mas maganda, no, sa mga paligid-paligid, mas maganda na magtanong-tanong din po tayo para kung sakali opo, may opo. Ma-identify opo. Din po. And, yes, Colonel, samahan na din po namin si Tita Pilar and si Tatay Mario sa inyong tanggapan. Paasistihan po ng reporter po ni Senator Rafi para po mas mabigay po yung klaro po dito po sa krimen yes, po na ito, Colonel Randy. Yes, ma'am. Copy po. Okay. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Randy Olequino, yes, Chief of Police ng GMA po. Cavite PNP. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Colonel Olequino. Maraming salamat po. Thank you po. Tay, nakikiramay po kami ulit. Makakaasa po kayo na ang wanted sa radyo ay hindi po bibitiw hanggat hindi po nare-resolve at nalalaman natin kung ano po ang tunay na nangyari kay Abigail. Maraming salamat po, attorney. Sige po. Salamat. Tay, taus-pusong pakikiramay po. Kakausapin po namin kayo, tatay, sa kabilang sa studio kabilang. Para malaman pa po kung ano po yung maitutulong po. Sige po. Salamat po. Maraming magandang salamat hapon po, tatay. Maraming salamat ma'am. Po. Si Chia Pilar. Good, thank you. Magandang hapon po. Okay, and siguro again, mga kapatid, yung mga nanay, tatay, attorney. Oo, siguro paalala lang natin ano, na ang ating mga anak ay huwag tayong magkukulang sa paalala sa kanila kung ano ang mga dapat nilang bantayan at gawin, lalo na ngayong panahon na ito. Siyempre, bata yan. Opo. Mahilig yan na, siyempre, mag-happy-happy, di ba? Pero sa panahong ito, Shari, parang opo, mahirap na talaga magtiwala. Kaya konting ingat lang po at pagpapaalala sa ating mga bata. Uwi ka agad. Mm. Oo, wag na, kung gusto maglaro, doon na lang sa malapit sa atin. Opo. Mm-mm. Ingat lang din po. Okay, mm-hmm, lalo na tumataas po ang bilang po ng mga ganito. Mm-hmm. Kung napapanood niyo po yung ilan pong segment ng Wanted sa radyo, halos sunod-sunod po yung mga bata, no? So ingat na lang din po. Okay. Mm-hmm. At newsbreak muna po tayo. Okay. Okay, 2:24 po ng hapon at magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At ang oras po na yan ay hatid po sa atin ng Pagoda Air Freshener, paboritong air freshener ng bayan and family, rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And sa wakas, nandito na po ang pinaka-inaabangan po na Paskong panalo ng Clean Fuel and Gas Up worth 1,000 pesos po of fuel products, singular accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Race and Vespa motorcycle. And mga kapatid, meron din tayong 1 year free fuel supply. At sa kada karga po natin tuwing Sunday po sa simula po ng promo, meron po tayong Sunday Double Your Raffle Entry ka pa. Kaya mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo ay siguradong panalo ka. And Samsung Plus Herbal Capsule Gold at yan naman po ay mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Magbabalik po ang Wanted sa radyo, mga kapatid. Dyan lamang po kayo at ang oras natin 2:25 ng hapon. I don't.
Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 PM sa TV5. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay.
Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Hindi lahat ng pag-ibig destined. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. At handa akong tanggapin ang titulong World's Biggest Fool. Yung iba, meet and greet lang. Basta palagi mo lang itong tatandaan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na alam ko na ito'y bawal. Hindi lahat ng relasyon built to last. Yung iba, build lang. Hindi ko, nanay ko! Impostor ka! Impostor ka! Lumayo ka sa akin! Sana Lord, ang radyodrama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Tayo ay dumadaan lamang. Sa mundong ito, we have to make the most out of it. Dapat mabuhay tayo ng ganap at dapat namnamin ang sari-sari mga kulay ng buhay. Ito may mahapdi o masaya. Namnamin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. At lalong-lalo na, namnamin ang bawat pagkakataon na kapiling natin ng mga mahal natin sa buhay. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. With catch-up episodes tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. May mga bagay na meant to be. Mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power and Play, dalawang oras na. Alamin ang mga maiinit na balita sa mundo ng palakasan. Power and Play, kasama niyo ako, Noli Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Radyo 5, 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5. True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:33 ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa radyo ang kagampi ng mga inaapi at ini. At ito na naman, pampainit ng ulo ito, Shari. Yes, mga construction workers po sila at sa pangunguna po nila Mr. Rito Acebes at Christopher Bungabong. At nirereklamo po yung kanilang kumpanya dahil nga po sa hindi pagbibigay sa, ng sahod. At trasado daw po sa ng isang buwan, attorney. Yes, cool. Parang linggo-linggo na lang meron tayong natatanggap na ganito. Okay. Pagsasalitain ko muna si Rito. Rito, gano'ng katagal na kayong nagtatrabaho dito sa... Mula ng November po, ma'am. Hindi po kami nakasweldo maayos. November. Pero hanggang ngayong katapusan po ng November, hanggang ngayong December 7, wala pa rin kami sweldo. Wala pa rin kayong sweldo. Gano'ng katagal na kayo? Kailan kayo nagsimula magtrabaho dito? Mag-kuan po, ma'am. Mag-isang buwan kalahati po. Ah, isang buwan at kalahati. Parang, so bago kayo. Opo, sino ma'am ang matagal na? Sino ang higit pa sa isang buwan? Matagal na rin ako, ma'am. Kaya lang, nung una, mayroong pumasok ng kontraktor. Mm. Hindi po natapos na termites yun po si Edmond Calderon. Mm. Termites mo nung November 30. Yan yung nire-reklamo ninyo? Opo, ma'am. Gawa ang sahod namin, ma'am. Hindi po na sinahuran kami lahat. Okay. So, ang nire-reklamo ninyo ay ang Pacific Property Ventures? Hindi. Si Edmond Calderon po, ma'am. Construction. Ah, yung... Parang Subcon. Subcon na naman ito, Shari. Yes po. Subcon na naman ito. Engineer Ramon Calderon, ang owner ng E. Calderon Construction. Opo. Okay. Contractor. Contractor siya. Opo, contractor. Ano ang ginagawa ninyo doon? Ano, building ba ito? Ano ba ito? Mga bahay? Ano? Bahay po, housing po, ma'am. Housing? Opo. Okay, housing. Nasa line 2 na natin ngayon ang provincial head ng Dole, Cavite, no? Si Ma'am Marivic Martinez. Ma'am Marivic, magandang hapon po sa inyo. Hapon po. Magandang hapon, ma'am. Si Atty. Aina Magpali po ito kasama si Shari Roman. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. At ito na naman po, mahigit
Actually, ilan lang ito sila. Sa mga nagrereklamo, mga construction workers po man, mahigit isang buwan na, na hindi natatanggap ang sweldo nila. Yan. So, pwede po na malaman ang kumpletong address ng E. Calderon at the same time din po yung kanilang principal. Ah, mismo pong si Engineer Edmond Calderon ang kausap ninyo, tama ba? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. Saan ang address nitong E. Calderon Construction? Yes. Meron tayong address, Shari? Bulacan, ma'am. Yung office po nila, sir. Yung opisina nila. Opo. Saan po mismo, sir? Sir, sabihin niyo na to kung saan po. Hindi po namin alam yung ng office po na ng... Okay, pero ang pero ang ginagawa ninyong project ay nasaan? Pacific Town sa Barangay Kunso po. Barangay Kunso, 13 Martires. Opo, Phase 4. Phase 4, 13 Martires, Cavite. Cavite. Okay. Ma'am, yung project site is in 13 Martires, Cavite. Eh? Hello? Ang barangay po? Barangay Kunso po. Barangay Ponso. Kunso, Kunso. Concho. Ay, sorry. Kunso. Kunso. Opo, Concho. Opo. Oo. Nang 13 Martires, Cavite po. Opo. So, papupuhan po agad natin para nga, para po maipatawag ito pong kanilang immediate employer na si Edmond Calderon at malaman po natin dahil sa tagal po ng panahon ay hindi natatanggap ng ating mga manggagawa yung karapatan nilang makasweldo, no po? Oo. Magkano ang sinabi sa inyo na sweldo ninyo sa bawat araw? Ma'am, kupaktiyo po kami yung kontrakto ay subcon po kami na namaktiyo po sa kanya. Oh, magkano dapat? Dapat po ma'am ang sasahod din namin kalahat-lahatan ma'am. List na 1... Ito ma'am. Paano po ito ma'am Marivic? Kung kunwari ang ang kanilang arrangement ay parang pakyawan po. Do they still fall under the dole? Opo, basta po we make sure na pumapasok pa rin po do sa minimum wage yung 8 oras na patatrabaho nila. So kung 13 Martires po yan, it's 479. So we make sure that yung number of days ng kanilang pagtatrabaho ay pasok pa rin po yung 479. Okay. Opo. So hindi dapat doon bumaba sa 479 sa kada araw ng pagpakyaw sa inyo. Oo. Kailan ninyo huling nakausap si Engineer Edmond Calderon? November 30 po, ma'am. November 30. Sa barangay po, ma'am, nag-abutan po kami ng nagbali po kami ng 70,000. 70,000 ang binigay niya sa inyo. Opo, ma'am, pinasipo ko po sa mga tao ng tag 1K. Okay, dahil ilan ba ang tao? 57 na po kami lahat. 57 na tao. Ano ang usapan ninyo? Lingguhan ang bigay Lingguhan niya? Po, ma'am, ang sahod namin kasi... Itemize po ang labanan namin sa mga tao ko. Siyempre, pagdating ng Linggo, umaasa magbabayad. Pero nung unang Linggo ng November? Wala, ma'am. Hindi po nagbibigay ng kumpletong pera, ma'am. Nagbigay po sa akin minsan nung una, 185,000 ang billing namin. Ikulang-kulang 344,360. Mm-hmm. Ano ang sinasabi niya sa inyo? Sabi po sa akin, ma'am. Anong pinapangako? Yung last ng November 30, ma'am. Ang sinabi po sa akin, ma'am, kung magkapag-billing kami ng hit ng 60%, ibibigay po sa amin ang lahat ng kabuuan ng sahod. Anong ibig niyan sabihin? Hinihintay niya na magbayad si Pacific Property sa yes, kanya? Yes, ma'am. Pero hindi niya... Hindi po na-release po ang cheque, ma'am. Gawa po, ma'am, hindi po na-hit ng 60%. Gawa, walang bubong. Sabi niya? Yung sabi po yung Pacific, ma'am. Sabi ng Pacific? Opo, ma'am. Nako. Eto, pwede natin sigurong kausapin ang compliance officer ng Pacific Property Ventures. Sinusubukan natin silang matawagan, ha? Kasi dapat kilala nila itong kanilang mga subcon. At, well, actually, sila nga ang tumutulong sa inyo ngayon. Opo. Para habulin itong si Engineer Edmond Calderon. Opo. Kasi si Engineer Calderon ang nakipag-usap sa inyo. Magkano ang pasweldo? Bawat isa sa inyo, hindi bababa sa 470? Malalaki po, ma'am. Bawat one week, ma'am, umabot po ang isang tao may 14,300. Lalo po yung nagtatrasis, ma'am. Malaki po kasi depende sa... Pati itemize, ma'am, kung anong complacement natatapos. Yan ang tinatawag na itemize nila, Shari. Tsaka depende sa skill nung trabahante. Okay. No?
So maaaring umabot ng 1,000, ganun. Na umabot po ng 3 week ma'am, higit sa 1 month, umabot po ma'am ng 1,111,000 ma'am. Ay sus Marios, at anong sabi ng Pacific Ventures? Wala problema ang Pacific ma'am, kawa nagbabayad po ng buo kay Edmond Calderon ma'am. Okay. As a matter of fact, para lang sa kaalaman ng ating mga netizens, ano, ang Pacific Property Ventures ngayon ang tumutulong sa mga construction workers natin. At nasa linya natin, si Ma'am Angelica Figueroa, ang Chief Compliance Officer ng Pacific Property Ventures. Miss Angelica, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Yes. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si Attorney Ina Magpali. At sa napagkaalaman po ng ating reporter, kayo daw po ang tumutulong ngayon sa ating mga trabahante na hindi napasweldohan. Tama po ba? Ma'am, maraming salamat po sa transparency na nasabi, yes, po ng workers ni Mr. Calderon. Mm-hmm. Sa totoo lamang po, iyon nga po ang nagiging sitwasyon namin ngayon sa kanila. Mm-hmm. Pumapagit na po ang Pacific Town sa abot ng aming makakaya, mm-hmm, para po matulungan kahit kung ano man po ang maa-accommodate ng kumpanya itong mga tao po ng dati naming kontraktor. Okay, so yung contractor po na si Edwin Calderon ay hindi na ninyo contractor. After 1 month, tinanggal na ninyo siya. Tama ba? Ma'am, actually, his contract with the company has been recently terminated, okay, due to undelivered units based on his commitment and our contract. Okay. So, ano po, kailan po kayo huling nagkausap? Pero bayad po kayo, binayaran niyo po si Engineer Calderon. Tama po ba? Yes ma'am, all payments based on his progress completion po, lagi po iyong bayad ng company and fully paid po kung ano man po yung na-accomplish during the time of construction. Okay, balik po ako kay Ma'am Marivic Martinez. Ma'am Marivic, paano po ang sistema natin kung ganito po ang sitwasyon? Bayad po yung contractor, yung subcon, bayad yung subcon, pero hindi nabayaran yung mga trabahador. Miss Marivic? Nandiyan pa ba si Miss Marivic? Oo. Kailangan naman namin yung kabuang kabayaran na naibigay ng principal o ng contractor. Pero gusto rin lang po naming banggitin na kailangan makipagtulungan din po ang contractor dahil sa ganitong arrangement, jointly and severally liable po ang principal. So, kahit po sinasabi na bayad o meron mang dokumento ay kailangan makipagtulungan pa rin po ang contractor sa accountabilities nitong ating contractor na E. Calderon Construction. So kahit po na tumutulong ngayon, Ma'am Angelica, narinig po natin si Ma'am Marivic ano na siguro doble ang magiging responsibilidad ninyo because you have to go after the subcontractor. Pero ito pong ating mga trabahador ay maaari rin pong sa inyo sumingil actually. Parang ganun po ang pagkakaintindi ko kay, yes, Ms. Marivic. Yes, tama, Ma'am Marivic? Okay. So, opo, opo, Attorney. Pero kailangan nyong malaman kung magkano na ang naibigay doon sa subcon. Tama ba? At yes, kung magkano lang rin ang naibayad dito sa mga trabahante. Po, sorry. Yes. So, Shari, ito, hindi naman natin mareresolba dito kasi, yes, kailangan po na accounting ito. Yes, po. And mukhang hindi rin naman tayo mapapahiya sa Pacific Property Ventures kasi mismong sila ngayon ay tumutulong talaga sa, yes, paghahanap din. No? Mm-hmm. Although, ito rin, siguro ano na rin ito, no? Warning na rin, even for the main property developers na pag may subcon kayo, Diyos ko, siguro dapat linggo-linggo muna at first tingnan ninyo kung ano ba ang kalakalan. Yes, Ma'am, Miss Angelica? Ma'am, if I may interject po sana. Yes, yes. Ang kontrata po namin with E. Calderon is that they are our GenCon po, general contractor. Ah, general contractor. Okay. Opo, general contractor po namin siya. Ngayon po, yung mga in-employ po niyang subcon within the privileges and kusabaga po intimacy to the contract, the general contractor is the one directly liable. But however, ma'am, I understand po in the spirit of the holiday season,
humanitarian para po makatulong tayo sa mga tauhan na apektado sa ginawa po ni Mr. Calderon. Paano nyo ba nahanap itong si Mr. Calderon, si Engineer Calderon? Opo, actually po ma'am, ano po yan, ang mga general contractor po na kinukuha ng company namin ay referral din po sa amin ng mga kakilala po within the construction community industry. So property developer, kayo, you are the property developer, si Engineer Calderon is a general contractor, parang ganun. Tama, correct ma'am, tama po. Okay. Again, uulitin ko Shari, mukhang malalim na pag-aaral ang kailangan dito kasi syempre itong ating mga trabahador na ito, hindi naman sila well-versed with the yung actual liabilities that will attach to a general contractor, a subcontractor, gano'n lang. Alam lang nila, magtatrabaho sila doon, arawan ng bayad sa kanila, meron silang ilang araw na expected sila magtrabaho, pero ang mga gamit sa inyo, gamit of sila ang nagpo-provide. Kanila pong lahat po yun provided po ng GenCon, ma'am. Lahat provided by GenCon. Okay, so kasi I'm trying to establish the employer-employee relationship, eh. Tools of the trade, ilang, sino ang meron. Tools, ma'am, sa akin po, kinakaltas, ma'am. Yung tools sa akin po, sinacharge sa akin. Yung mga chipping gun, saka yung cut circular, welding machine. So, itong lahat ng ito, i-discuss ninyo yan, sasamahan kayo ng Wanted sa Radyo, sa Dole natin sa Cavite. Sige po. Sa provincial head mismo, kay Ma'am Marivic Martinez. And I'm sure ang ating Pacific Property Ventures ay hindi naman rin magdadalawang isip sa pagtulong sa inyo kasi sila rin, sila ang mas nakakakilala doon sa general contractor na yon na pinagkatiwalaan nila at binayaran nila. Meron ba kayong gusto sabihin? Christopher, anong gusto mong sabihin? Ano po, yung mga kasama ko kasi po, yung mga pamilya nila, gutom na po talaga. 57 ito sila, Ma'am Angelica, 57. Yes, ma'am. Oo. And then, sa totoo lamang po, ma'am, ang sitwasyon po ng mga contract laborer po, worker ni Mr. Calderon, yes, from time to time, tumutulong po ang kumpanya kung meron po kaming maibibigay na pagkain, or kung ano man pong sustenance for the day that... Alam ba natin kung nasaan si Mr. Calderon? Actually, ma'am, mayroon po kaming recording kung saan po nakarehistro yung negosyo po niya. Okay. Yung contact number po na ibinigay ko po kanina sa grupo ni Mr. Rafi Tulfo, iyon din po ang diretsong number na ginagamit po sa amin ni Mr. Calderon. At kailan para po... Yes po. Oo, kailan po huli ninyo nakausap si Engineer Calderon? Noong Biyernes lamang po, ma'am. Okay, ano ang sinabi niya sa inyo tungkol dito sa sitwasyon ng mga... Oo. Actually, ma'am, hindi naman po sa pagbibigay ng personal na opinion tungkol po sa pagkatao ni Mr. Calderon. Oo. But hindi lang po kayo, rather hindi lang po yung mga empleyado niya ang ginawan po ng ganito ni Mr. Calderon. Even the subcontractors na in-engage po niya para po sa project na ito, ganyan din po ang naging sitwasyon. Tinakbo po niya yung halaga na nasisingil po niya dito sa kumpanya despite of these people asking for compensation or kung anuman po yung kalakip na bayad. Nako, dapat i-blacklist na ito. At saka siguro sa grupo ninyong mga property developers, dapat blacklisted na ito siya. At ipaalam na kung ano mga ginagawa niya kasi Shari, I think ito we will need the NBI na para diretso na itong mahulihin na siguro ito dapat kung ganyan pa maraming salamat po ma'am sa suggestion but yun na rin po ang direction ng company namin na magbigay po kami ng recommendation okay within the real estate developer community na wag na pong paunlakan ng kahit ano man pong kontrata ito pong si Mr. Edmond Calderon. So ma'am, Guru, together with Wanted sa Radyo, we will also ask for Pacific Property Ventures information, any information that you can give about Engineer Edmond Calderon. Tama ba, Shari? Para mabigay natin sa NBI and ang kaukulan na kaso ay maisampa na sa kanya. Kasi mahirap yung, pwede ba ipakita natin ulit yung itsura, yung ano ba ang pangalan ng company niya? O, pangalan pa niya mismo, E. Calderon Construction. E&E po ma'am, E&E Calderon.
E&E. E Calderon lang po pala, ma'am. E Calderon. E siguro double E kasi Engineer Calderon. Totoo kaya siyang engineer? O ma'am, I'd like to say po, yun po ang nire-represent niya sa amin, that he is a titled professional. But for the record po, wala po kaming nakita na kahit anuman pong PRC license. Naku. To justify na siya po ay isang lisensyado. Eh dito, papagalitan ko na ang Pacific Property Ventures. Bakit kayo nakikipagkontrata sa hindi lehitimong mga profesional na merong track record? Diyos ko. Ma'am, it amounts to millions of pesos at saka buhay ng mga tao na, alam mo na, yung kalakaran niya na sinasubcon. Diba? Ganun pa man. Oo. Apo. Sige, ma'am. Yeah, please go ahead. Respectfully po, ma'am, kapag ka naman po kasi pagdating sa contractor namin, ang line-up po ng aming technical team are all licensed professional. Nakabantay po kami. Meron po din silang mga entrusted foreman na I'd like to say po ay also lisensyado. Kailan so, po? Meron, oo. Apo? Ah, yung lisensyado, yung sa mga tao niya mismo, yun ang tinitingnan na ninyo? Yes, ma'am. Opo. Eh, kailan saka po? Po, ma'am, okay. Kapag ka naman po kasi isang firm or isang construction firm, hindi naman po material whether or not ang may-ari po ng isang firm ay lisensyado, inhinyero or arkitekto. Pero ma'am, it is material if he is misrepresenting himself or there is fraud in him claiming that he is an engineer or an architect, di ba? Parang ako, tinatawag ko sarili kong attorney. Totoong attorney ako. Pumasa ako ng bar. Ganon. Pero kung may misrepresentation, dapat doon na tayo magduda. Ito ang itsura ng... ganda pa ng logo niya eh. Oh, ECC. E. Calderon Construction. Oh, I love the earth. Meron pang ganyan. Pero ma'am, kailan unang nakarating sa inyo na hindi niya nababayaran ng tama ang mga tao? Ma'am, hindi lang po ako particular kung ano man po buwan, but I think around third quarter po ng taon na ito. So, ibig sabihin, bayad naman kayo bago dumating? Simula po ng November 16, ma'am, ang binibigay po pero sa amin, kulang lagi ang sa pero ibig sabihin, no October, bayad kayo? October, ma'am, hindi pa rin kumpleto. Kulang rin. Uh-huh. Eh, nung September? September, ma'am. Hindi po siya humahok sa September. Wala, iba, hindi iba, siya. Iba pong contractor. Bayad kayo? Opo, sir. Nung September? Ibang, opo. Yung October, apat na medyo pumalya na. Pumalya nung siya na. Opo. Ma'am Angelica, kailan nyo ba na-engage si Engineer Edmond Calderon? November lang ba siya nag-start o October? Miss Angelica? Okay. Kailan? Hello, ma'am. Kailan nagsimula sa inyo ang Edmond Calderon Construction? Ma'am, i-double check lang po namin but looking at it mula nung kan ma'am nung October ma'am may humahakong unit ng Block 16 ma'am, apat muna engineer. So iba-iba. Opo, ma'am. So ito, Miss Angelica, si Edmond Calderon, kailan ninyo in-engage? Nung pumasok po ng kwan, ma'am, bago mag-October, ma'am. October 16. Yan ang sa inyo. Mm-hmm. Pero tatanungin ko si Miss Angelica ng Pacific Property, kailan po pumasok si Edmond Calderon Construction? Ma'am, I will check our contract, but if my memory serves me right, between the months of April to June po. Andun po nagsimula ang kontrata namin plus the issuance of the notice to proceed for this firm to commence construction. Okay. So ibig sabihin, itong mga trabahador na ito, maaring hindi sila ang unang mga na-empleyo. Kasi kayo, pumasok kayo sa Edmond Calderon Construction. Sino ang pumasok ng October? October, nandun ka na. September, merong mas maaga pa? Wala. So October, tapos November ka na pumasok. Opo, September, October, ma'am. Kaya Edmond kami, Calderon, ma'am, hindi po si Edmond humawak yung unit ng Block 16. Iba pong kontraktor. Okay. Nag-gets ko na yung ano. Okay. So ito ngayon, Miss Angelica, apparently yung November, straddles between October and November, yung hindi nabayaran sa kanila. Mukhang pinapaikot ni Edmond Calderon yung
mga bayad siguro, may iba muna siyang binabayaran, tapos aantay na naman siya. So, off the record lang po, but it was mentioned to us na hindi lamang po Pacific Town ang isa nabiktima. Po siyang general contractor po, ma'am. Oo. Hindi lang po ako aware kung doon po sa mga ibang developer na karatig po namin sa aming project, ang nagkaroon po ba ng ganitong situation? Ganun problema. Ako, Shari, itataga ako sa'yo, Shari. Na mukhang hindi rin niya nabayaran kung sino man iba. So again, tutulungan ng Wanted sa Radyo ang mga trabahante na nandito ngayon, si Rito Acebes, si Christopher Bungabong, kasama na ang mga nandito no, sa likod nila. Meron pa akong nakitang bata eh. Bakit tayo may batang kasama? Sabi ko, wag na yung bata ipakita. Anak mo, Christopher? Wala pasing bantay. Sus Mariosep. Okay, kasi nga umaasa nga sa sweldo nila. Eh, isang buwan silang hindi nasweldohan. Okay, so narinig natin kay Ms. Marivic Martinez rin no, kung anong kailangan at kung anong mga ipakita natin and kung anong mga liabilities involved. But then again, kailangan ng malalim na pag-aaral at mukhang handang-handa naman ang Pacific Property Ventures na tulungan rin ng NBI at ang Wanted sa Radyo. At sa mga makakaasa po kayo, ma'am. Thank you very much, Ms. Angelica. May gusto pa po ba kayong sabihin, ma'am? Sige, dito po sa mic. Ano pong pangalan nila? Sally Batalyar. Pangalan niyo po? Sally Batalyar po. Sally. Salve Batalyar. Ay, Salve Batalyar. Oo. Ano ang trabaho mo? Nag-ano po ako, nagkakantin po ako po, ma'am. Ah, asawa mo? Opo. Nagkakantin ka? Opo. Hindi ka rin binabayaran? Wala po lahat po. Wala po talaga. Sinong kumuha? Si Engineer Edmund Calderon din? Pwedeng sabihin natin na ganyan na po. Kasi hindi siya nagpasahod eh. Kung nagpasahod po, di makukuha ko rin po ang ano. Kakamot. Tapos ang kinakaano ko pa po doon, ma'am, kasi pag napunta po yan doon, minsan may mga kasamang pulis. Minsan kami kaya, minsan nagkakapugil po kami. Eh, nasa ano lang po kami unit. Unit lang po kami naka-barracks. May kasamang pulis, ha? Oo po. Sana kinuha niyo ng litrato. Hindi nga po. Pati sa barangay po, ma'am. Dala siya. May dala siyang mga tao galing sa barangay. Okay, so mukhang NBI nga talaga ang i-ano natin dito, Shari, para walang involved na mga tapos local government officials doon. Kilala nyo ba? Huwag nyo ng pangalanan dito sa ano natin. Tapos pa po yung sinabi pa daw po doon sa mga tao namin, ang pagod daw po ng mga trabador po, ipaligo lang tapos itulog, kinabukasan daw wala na. Alas po nga, wala nang kinakain eh. Parang gusto kong si Edmund Calderon ang magmasa ng semento doon bukas para sa 10 bahay. Ano, pag nahanap, yun ang isa sa mga ano sa kanya? 40 unit yun, ma'am. 40? 40 unit. O sige, 30. Magmasa siya ng semento. Manual, ha? Yung may pala. Tapos, ano, hindi yung... Dalawang linggo na kasi, ma'am, na hindi siya nagpapasahod po. Kadalawang linggo na po. Tapos mabuti na lang. At kung magpasahod, tigi 1,000 lang. Mabuti na lang po si ano, si Sir. Nabigyan po kami ng si Sir Noel, nabigyan kami ng bigas. Yung Pacific Property Opo, Ventures yan. Opo, yun talaga na ano po sa amin. Magpasalamat tayo sa Pacific Property. Nagpapasalamat po ako kay Sir Noel na sa kaki si Kapitana. Si Kapitana ng Barangay. Opo. Oo. Kilala kaya ni Kapitana yung sinasama ni ano? Hindi ko lang po alam po. Sana sinumbong nyo rin kay Kapitana. Sinabi ko po nga eh, kaya nang isang hapon po pumunta kami doon, yun, umingi po kami ng ano, nabigyan din po kaming bigas, yun, ano namin sa mga tao. Diyos ko, magpapasko, Shari. Yeah. Pero anyway, yun na lang muna ang gagawin natin ha, kasi mukhang diretso NBI tayo nito, Shari. Opo. Lalo na nalaman natin kay Ms. Angelica na hindi lang naman pala ang Pacific Property Ventures ang magintong problema. Tungkol dito sa general contractor na ito. Kaya pala, nakikipag-coordinate din po sa atin, attorney, ang Pacific Property Ventures. Maraming salamat po, Ma'am Angelica. Ma'am? Yes, ma'am. Opo. Makakaasa po kayo sa tulong na ma-accommodate po ng kumpanya. Huwag po kayong mag-alala kung meron man pong i-require ang dole na documentations or presence po ng representative ng kumpanya para magpatotoo, makakaasa po sa amin ang institusyon. Thank you. Salamat po. Salamat rin kay Ms. Marivic Martinez, ang ating provincial head ng Dole, Cavite. Ms. Marivic, maraming salamat po. Masikip man sa dibdib natin pero at magpapasko, ito pong mga trabahante na ito ay umaasa sa tulong
hindi lang ng wanted sa radyo, kung hindi ninyo po. Opo. Asahan din po namin ang pakikipagtulungan ng Pacific Town. Yes. Opo, para malupit namin itong E-Calderon construction. Okay. Thank you very much, Ma'am. Shari? Salamat po. At mga sir, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio po, and we will make sure, sir, na may makukuha po kayo bago po ang Pasko. Gagawan po natin ng paraan para gaya po ng nasabi ni Atty. Aina sa NBI po. No? Ilalapit na rin po natin sa NBI, gayon din po sa labor, sa DOLE po. Okay po? Kausapin po namin kayo doon para... Dalhin nyo lahat ito, yung kasi aayusin natin yan. Para kung magkano yung billing, para klaro sa pagdating ninyo sa DOLE. Opo. Sasamahan po kayo ng staff po ni Senator Rafi. Okay po? Salamat po. Magandang hapon po. Maraming salamat din po. Kausapin po namin kayo sa kabila. Thank you po. Paano kung magsasabi ng Merry Christmas naman, Shari? Ayun na. Nakakainit ng ulo. Gusto ko nilang sana tanungin, ano bang niluluto ni Madam sa karinderya? May... Opo. Wala na. Opo. Kasi po, kung nakakuha ako, ma'am, Nang ano yun po, nang pagkain, inaano ko na lang sa mga tao po, ma'am. Opo, okay. Salamat po. Newsbreak muna po tayo, Tini. Okay. Okay. At oras natin, mga kapatid, 3:01 po ng hapon, at magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. And going every week po ang Relax Mode sa Hotel Sogo, meron po silang 48 branches na pwede nyo pong pagpilian sa Metro Manila o probinsya man po ang Gala. Hotel Sogo po ang sagot dyan, kaya planuhin nyo na po ang weekend getaway at mag-book na po sa Hotel Sogo. And just text Asia's VIP space WNTD Radyo to 225-687. And for more information, pwede po kayong tumawag sa 87900-900 and visit www.hotelsogo.com. And feel amazing with Amazing Pure Organic Barley. Bumili na po ng Amazing Pure Organic Barley sa lahat po ng Lihiti Mong IM Distributors and Federal Tires. Pwede po kayong tumawag, mga kapatid, sa 877-200-00 para mahanap pong pinakamalapit na federal na tindahan. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kaya tang oras natin, 3:02 ng hapon. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon. Isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang pelikulang dapat unahin ngayong MMFF. Ako po, mahusay po ako makipaglaban. Ang iconic superhero mula sa comics. Hi, Kuya Pedro. Iingay naman itong mga duwending to. Mas pinalastig para sa bagong henerasyon. Pinagkalob sa atin ni Bathala, ang galing na meron tayo. Matteo Bulicelli. Ayos na ayos ka! Astin! Benduko. Written and directed by Jason Paul Laksamani. December 25 in cinemas nationwide. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan?
Actually, siguro nagharap na ako ng ano, ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha, pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo, yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya. Hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid. Iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:08 ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa Radyo ang kagampi ng mga inaapi. And bago ang lahat, happy birthday po kay Ma'am Rona Marie San Diego. Happy birthday! Happy birthday! Atene. Happy birthday kay Doris Vitriolo Berkeley. Ayan, happy birthday. Barkada, din po. The Barkads ng class of 79. Ayun, happy birthday. Our Lady of Pilar. Happy birthday! All P High School. Ayan. Kawayan Isabela. Wow, Kawayan. Happy birthday po, ma'am. Thank you very much, Avic and Boyet Isidro. Ayan. Okay, and ito mga kapatid, lagi po naming paalala, no? Naglilipa na pa rin po kasi hanggang ngayon, yung mga of... Nagpapanggap. Opo, fake page po ng Raffy Tulfo in Action. Nito lang po, meron nga po kami nga na napapanood pa rin po yung mga dati pa pong videos ng Tulfo family kung saan nandun pa nga po si Congressman Ralph and Attorney Garrett. Huwag niyo pong paniwalaan yon, mga kapatid. Ang pinaka-legit lang po ay ito pong Raffy Tulfo in Action na meron pong 21 million followers. At verified, may blue check. Yes, may blue check po. Gayun din po syempre sa official Facebook po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACS Party List. Nandyan po sa screen po ninyo, naka-white Filipiniano po si Kong Jocelyn at meron pong verified check. I-follow nyo na po si Kong, lalo na po sa mga nakikinig po ngayon na ang kanilang mga kakilala, kaanak, kapamilya ay nasa public hospital. Malaking tulong po ang nagagawa po ng tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, lalo na po sa tulong medical. Mm-mm. So, pwede po kayo mag-message din po sa Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACS Party List. Okay. Yes.
Ito, attorney si Joanne Gregorio, Danilo Tolentino, and Raymar Casanova at nais po sana nilang humingi ng tulong na makausap at malaman po ang totoo kung makakaalis pa po ba sila ng bansa papuntang Korea. Nako, o sige, magkwento ka muna, Joanne. Ano ang inaplayan mo na trabaho? Wala po. Bali, ano tour po sana yung pupuntahan. Opo. Anak ng pating naman, no. Pinag-ipunan natin para makapag-revenge travel tayo. Nako. Magkano? Bali po, ang isabi po niya dati, ang i-provide po namin is 200K po. 200,000? Opo. Tour? Opo. Gano'ng katagal to? Bali po, nagkakilala po kami nung May hanggang ngayon po, December na wala pa po. Ilan ang aalis? Ilan dapat ang... Tatlo po kami. Kayong tatlo? Opo. Sa halagang 200,000? Opo. Bawat tatlo, isa. Tatlo, 200,000. So, bawat isa? Opo. Opo. Anong klaseng tour ito? Ba't ang mahal? Ilang araw? Ilang araw yung tour? Bali po, ang usapan po kasi doon, pagka daw po, andun na po, mag-a-apply daw po kami ng tinatawag nilang G1 visa doon sa Korea. Nako! Ang sabi po yata, una, dapat pagtatrabaho daw po kayo sa Korea, pero nung hindi daw ma-process yung papers, ang sabi, mag-tour na lang. Mag-tour na lang. Opo, tama opo, po. Opo. So pumayag naman kayo na mag-tour na lang opo, kayo? Opo, mag-tour na lang po sana para makarating para na maka... Mabawi man lang yung 200,000. Opo. Diyos ko, kung 200,000, sa isang, kasama na kami ni Shari doon. Ang mahal! Hindi po, attorney, bali po si Kuya. Oo. Ang nai-provide niya po is 106. 106? Opo. Opo. Sa'yo? Sa akin po is 85K po. 85. Tapos kay Raymar po is 180. Ah, 200,000 kayo ng tatlo yon. Hindi po, bali po, ang kabuuan po ng naibigay namin is 370, 550 po. Sige. Kano bang pamasaya papuntang Korea? $350 eh. Hindi ko alam. 500 round trip na, 25,000, 30,000 pesos makaka round trip ka na. Kahit na sa pinakamahal pa kayo na hotel ilagay doon. Ah, mura lang din sa Korea. Oo, hindi naman ganun kamahal. Hindi ganun kamahal. Lalo na ngayon, dami bali mga promo. Meron, saan nyo nakilala to, ma'am? Ito oo. Pong si Ma'am Ruth Estabillo. Opo. And si Mr. Resty De Leon. Ay, saan nasa na- line to na natin. Yes, si Resty De Leon. Kausapin na muna natin. Sige, para makuha natin ang punot dulo nito. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Resty De Leon. Hey po, good afternoon po. Yes, good afternoon. Meron po kaming tatlong complainant dito. Live tayo sa Wanted sa Radyo. Ako po si Attorney okay. Ina Magpale. Yes po. Oo. Sir. Ito pong mga tatlong pong ito, ay tatlong ito, si Joanne Gregorio, Danilo Tolentino at si Raymar Casanova, ay pinangakuan una na magtatrabaho. Tapos, dahil hindi makakapagtrabaho na doon, magtutour na lang. About po doon sa tour, ma'am, ang alam ko po kasi dyan is magtutour po daw sila kasi yung isa po kasi na-denial dahil po may nakausap po daw si Mong Ruth na Koreano na mahirap pong magkabisa ngayon ng tourist sa Korea. Sana nilang, una sa lahat, ano po ba kayo? Recruiter ba kayo or travel agency? Hindi po recruiter, ma'am. Ako po yung nagpa-file sa Korean Embassy. Ikaw ay? Nagpa-file daw po ako, sa Korean Embassy. Ako po yung nagpa-file. Liaison officer po ako. Liaison officer ka ng isang travel agency? Apo. Pero lumalabas po kasi, ma'am, hindi po kami accredited. So, sidelined po siya. So, itong mga ito, kanino kayo nagbayad? Kay Resty De Leon o kay Ruth Estabillo? Doon po sa anak ni Ruth. Mr. Resty De Leon, kilala niyo ba si Ruth Estabillo? Alam naman po ni Ma'am Jo, ma'am, na hindi ko sila kilala parehas personal. Okay. Kaya nga po si Ma'am Jo, pinapunta ko po yan sa bahay na kinausap po siya ng personal. Sabi ko, tutulungan kita, sabi ko para kasi... Nakausap po si Ma'am Ruth about din sa payment, sabi ko gano'n, tulungan kitang makuha mo yung pera mo. Okay, ikaw ba, Resty, ay nagtatrabaho sa Travel Geeks Agency? Yes, po. Ito, si Ruth Estabillo ba ay nasa Travel Geeks Agency din? Nasa Korea po siya, ma'am. Ah, nasa Korea yes, si po. Ruth Estabillo? Yes, po.
Okay, so kanino kayo nagbayad, Joanne? Doon po sa anak ni Ruth. Ni Ruth, sa anak ni Ruth. Paano kayo na napunta kay Resty para magpatulong sa visa? Bali po, siya po yung tinuturo ni Ma'am Ruth para sa mga requirements po namin, sa mga documents po namin. Sa documentation? Opo, siya daw po yung gumagawa. Okay. Ha? Resty? Ikaw? Wala po kung gumagawa yung documents. Ganito po. Sinasabi ko po kay Ma'am Ruth kung ano yung mga requirements na kailangan para sa tourist visa. Okay. Magkano ang binabayad sa'yo ni Ruth? Sa processing po, ang binabayad po niya sa akin yung 2,500 po. 2,500 per tao? Opo. Okay. Kagaya po nung limang nasa Korea ngayon, yun po yata yung kilala nila. Okay. Yung lima po na nag-work sa farm. Okay. Sa makatuwid, kayong tatlo, Joanne, Danilo at saka Raymar, ang nag-aayos ng mga dokumento ninyo para sa visa, visa lang ang pinag-uusapan natin ha, opo, ay si Resty. Opo, yun. Okay. Ngayon, pero hindi kayo kay Resty nagbayad? Hindi po. Kay Ruth kayo nagbayad? Opo, dun sa mga anak niya po. Okay. Ang naibayad nyo na lahat, total, ikaw? Ikaw lang? 85 po. 85,000? Opo, lahat. Lahat? Opo. Ikaw, 106? 106 po. 180 po. 180. So, 180? Yes po. Ba't mas malaki sa'yo? Yung ano po sana kasi ibubuo niya po daw sana po yung 200,000. Oh. Pero hanggang doon na lang po yung nakaya niya kasi wala na pong maibenta. Okay. So sa makatuwid, yung 200,000 o yung binayad ninyo, hindi yung tour. Hindi po. May kasama ito na trabaho. Umaasa kayo na makakapagtrabaho kayo doon dahil pinangakuan kayo ni Ruth. Opo, Taron. Okay, pero si Resty, anong klaseng visa ang inaayos mo para sa kanila? Tourist po yung ina-apply sa akin ni Ma'am Ruth eh. Tourist lang? Napakadelikado nun. Diyos po. Bale, ito po yung ano. Saan yung office nila? Wala po silang office. Wala po kay, wala silang office. Opo. Pero saan niyo po na-discover to, ma'am? Si Sir Resty po. Yung, dahil po kay Ma'am Ruth. Anong pangalan po, sir? Si Ruth Estabillo, paano niyo na-discover yun? Yung bali po yung kamag-anak dahil po ni... Dahil po sa pinsan ko. Ano? Yan nga ba sinasabi? Nasa Korea din po kasi yun. Okay, so si Ruth Estabillo ay nasa Korea. Opo. Tanggap ng pera para makapagpadala ng mga tao doon. Pero pinapadala muna nila as tourist. Tama? Opo. Pagdating doon, mag-a-apply kayo ng G1 doon opo, pa lang. Opo, yun po ang sabi niya sa amin. Resty. Ilan na ang napaalis mo care of kay Ruth Estabillo na mga tourist visa lang? Ilan na? Hindi po, wala po kung tourist visa. Yung unang napaalis ko sa kanya, yung lima na talagang E7. Ah, anong pangalan? E7? G7? Apo, ibig sabihin po, magtatrabaho po yun sa farm. Ah, magtatrabaho sa farm. So, yun, talagang naiayos yun. Apo, tapos ang lumabas po, after nung lima na yun, nag-exit po si Korea. Ang gusto nila... na lahat na magtatrabaho sa farm kasi nag-activate po ulit si COVID that time, ang gusto nilang magtatrabaho is kamag-anak ng may-ari ng farm. Kamag-anak ng may-ari ng farm? Sino may-ari ng farm? Si Ruth? Hindi, ganito po. Halimbawa po, ako po yung may-ari ng farm. Ngayon, ang po pwede ko lang i-invite kamag-anak ko. Ah, di Koreano din? Yan, hindi po pwede, oo. Dati kasi, po pwede po yung kagaya nung nangyari dun sa lima na nauna. Kailan na umalis yung lima? Kailan umalis yung lima? Kailan? Baka yung ano din po yung taga dun din po sa amin. Oh, kailan yun umalis? Last year? Hindi po, ngayon... This year lang? Opo. March po yata, April po. April? Opo. March or April po. Diyos ko, unang-una sa lahat, ano ito? Bali po kasi yung mga limang yun, attorney, is invite po talaga sila. Ano? Invited as ano, as to work? Opo, doon. Kasi po yung, ano, yung Koreano po doon. Tapos yung... mahuhulog na human trafficking ito eh! Diyos ko! Sandali, kausapin natin si Attorney Jerome Bomediano na Chief ng Anti-Organized and Transnational Crime Division ng NBI. Attorney Jerome? Yes po ma'am, yes po. Good afternoon po. Good afternoon, Attorney Jerome. Ito, paiinitin ko ulo mo. Yes ma'am.
Ito, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Sir. Yes, ma'am. Ang complainants po natin dito ngayon ay tatlong individuals na umaasa po sana sila na makakapagtrabaho sa Korea. Pero yes, ang pamamaraan po na nangyari o mangyayari sa kanila is instead of a working visa, work permit, dapat ang kanilang makukuha para makarating ng Korea, they are now being made to just apply for a tourist visa. Tama yes, ba ako? Po, opo. Tapos magiging tourist sila doon, pero pagdating nila doon, doon na sila maghahanap ng trabaho or doon na aayusin ang papeles nila. Ay, for the life of me, and for the life of you, and for the life of all our netizens, ito'y napakalaking krimen. Tama ba ako? Yes po, ma'am. Ang kaya nga, hindi kasi pwede yung ganun, ma'am. Kasi hindi sila napoprotekta eh. Yes. Pag yung pupunta sila doon as tourist, tapos magtatrabaho sila. Oo. Dapat idaan talaga sa, ano natin, ma'am, sa department. Yung dapat sa, dito pa lang, di ba, bago sila umalis, meron na silang kaukulan ng mga dokumento. Dahil unang-una, pagdating ninyo sa immigration at na-interview kayo doon, pagka natunugan na, parang ano, ayan na, hahanapan na kayo ng ano, high school yearbook at diploma at kung ano-ano pa. No, I'm just making light of that. Ginagawa kong nakakatawa. Yes. But this is, ayan o, Anti-Organized and Transnational Crime Division nga ang kausap natin. Bawal ito. Mali ito, hindi ito tama. Dahil unang-una, hindi kayo mapoproteksyonan ng pamahala natin, ng gobyerno natin, kung ano't ano man ang mangyari sa inyo. Okay? Yes po, ma'am. Ito naman si Resty De Leon, he's actually he facilitates visas. In fairness naman kay Resty, ang inuto sa kanya, ng principal niya, ay, ano Resty, tourist visa, tama ba ako? Apply niya sa akin. Kaya nga sabi ko po, bakit hindi na E7? Oo. In-explain niya sa akin na nagigpit si Korea na dapat kamag-anak na. Kasi kung at least COVID case na mangyayari sa kanila. So in other words, sa panig mo, hindi mo sila matutulungan? Wala po kong matutulong, ma'am. Ang sabi ko pa nga kay Ma'am Joanne nung pumunta siya sa bahay, sabi ko, ewan ko lang kung maalala pa niya. Sabi ko sa kanya, bakit hindi niyo tinry mag-apply sa POE? So yun nga, sabi nga, mag-aaral pa ng Korean, oh, medyo mahaba-haba pa yan. Sabi ko, talagang study talaga yan. Sabi ko, ganun. At least, hindi kayo kakapakapasa din. Sabi ko sa kanya. Ikaw, Resty, kailan mo huling nakausap si Ruth Estabillo? Kanina po tumawag siya. Nung kausap ko po yung kaninang tumawag sa akin. Sabi ko, isa-chat ko. Sabi ko kasi, may chat si Rafi Tuto in action. Kung sumumbasahin. Tapos yung tumawag siya sa akin. Okay. Ang sabi niya, nasa trabaho pa siya. So, hindi siya makakasagot. Yun ang sabi niya sa akin. Pasensya na. Okay. Ikaw, Joanne, kayo, Danilo at saka Raymar, kailan niyo huli nakausap si Ruth? Sa akin po, ma'am, sa kwan pa. Nung June pa? Sino ang mas recently na nakausap? Ako po. Kailan? Mga ano lang po, nung pumunta po ako nung November 20 po kila Sir Resty. So si Resty ang naging tulay para makapag-usap. Ikaw, Lima? Sa September po. September pa. Naku, Diyos ko. Attorney Jerome, mukhang itong tatlong ito ay tutulungan na lang ng Wanted sa Radyo para dyan sa inyo maghain ng reklamo. Sige po, ma'am. Oh, ano po ba? I-refer niya lang po, ma'am. Oh, nasa Korea kasi itong si Ruth Estabillo. Ano ang pamamaraan ninyo para magbigay ng pera sa kanya, dun sa anak? Opo. Anong pangalan ng anak? Aliyah Nicole po. Aliyah, nandito? Opo, nasa Bagabag po. Nueva? Biskaya po. Biskaya? Yes po, attorney. Sus Mary Joseph. Okay, may kailangan lang yung proof of payment. May mga kasulatan ba kayo or exchange of messages? Wala po, pero yung mga ano lang po, ang meron sa amin yung mga receipt lang po. Resibo lang? Opo. Pero yung conversation ninyo? O, bali po kasi sa tawag minsan kami nag-uusap ni Ma'am Ruth. Text message? Meron din po. Okay, para kailangan natin mapatunayan kung ano yung pinangako sa inyo in Opo. Exchange for that money. Opo. Okay. Si Rosmaine Estabillo, si Aliyah Nicole, yan yung mga anak niya na dalawa. Ilan taon na itong mga batang ito? Ay, hindi ko lang po alam. Ano ang trabaho ni Ruth sa Korea?
Bali po, nag-iba na po yata eh. Nasa ano na po siya, nasa fast food na po yata eh. Fast food? Opo yata. Fast food, hindi ko fast po money. Mario, saan sa Korea? Hindi ko din po alam, attorney. Hello, hello. Hello. Oo, po. Ikaw, hello. Si Sir Resty, Resty po, saan sa Korea ako, si Ruth? Na, hindi ko lang po alam, pero nung nag-video call po kami nila Ma'am Joanne, nagluluto po si Ma'am Ruth. Mm-mm. Nagluluto ng ano? Mga karne po. Opo, parang restaurant po siya. Restaurant po siya. Wala lang po ako. Kasi ma'am, hindi ko po sila kilala personal. Paano mo nakilala si Ruth, Resty? May isa pong tao nagpatulong sa akin sa embassy last year pa, tapos naibigay yung pangalan ko sa kanya. Na kung sakasaling gusto, kailangan mo ng legit na magpa-file, dito ka kay Sir Resty. Tapos, binigyan ko po ng calling card. Oh. Resty, umaasa kami na tutulong ka ha, lalo na sa NBI para mahanap itong si Ruth Estabillo, kasi baka illegal rin ito dyan sa Korea. Ako ma'am, ano po, si Ma'am Joan nakausap naman po akong personal. Oo. Sinabi ko naman po sa kanya, malinaw naman po yung usapan naming dalawa. Okay. Sabi ko nga sa kanya, tutulungan kita, kaso nga lang, syempre, eh, makipag-usap ka kasi hindi naman ako po pwedeng tumayo sa'yo. Ako lang yung mediator. Kay Ruth? Kasi pares ko kayong hindi kilala. Oo, pares ko kasi kayong hindi kilala. Sabi ko gano'n, taga-file lang naman ako. Sabi ko gano'n. Ikaw ba ay nakatanggap ng bayad kay Ruth Estabillo, Resty? Opo, opo. Yung una po is 2-5 po. May nag-Gcash sa akin. May nag-Gcash lang sa'yo? Tinan mo, 2-5 lang nga eh. Opo. Mura pa nga yung 2-5 eh. Sa totoo lang, alam mo, ibang mga travel agency, 3,500, 5,000. Kung meron pang tinatawag na fast lane or something, 8,000. Ay, hindi. Depende pala sa bansa rin. Diba? Depende pa yan sa embassy, ma'am. Depende sa, ano, yung mga VFS, mas mahal yun. Yes, tama po, ba VFS ako, Resty? Yes po, mahal po. Yes po, mahal po ang pero Schengen. Ang Korea, hindi ito VFS, ano? Hindi po sila hawak ng VFS. Ayan. So, baka pwede tawaran. 1-8. Grabe nga po, attorney, yung ginawa kay ano kay Kuya Danilo. Kasi po yung PSA, ginawa po nilang 6,000. Anong PSA? PSA po, yung ano po? Philippine Statistics Authority na po. Verification? Yes po, 6,000 po yung ano siningil kay Kuya Danilo. Eh, online ka lang gagawa niyan. Ako pwede kong gawin para sa'yo yan eh. Baka ako pa mag-file. Wala pa pong 500 yun, ma'am. 250 pa lang, that's 150 or 200 na delivery ng LBC. Opo. Oops. Tama po, wala pang ng 500 yan. 6,000? Opo. Isa pa po ano, bali nagpapunta ako ng Korea, hanapin ko si Ruth. Pero ano ma'am ha, ingat na lang din po. Next time kapag alam niyo po na ganito, sana po wag na po nating pasukin. Maging silbi din po itong lesson sa atin ma'am. Kasi hindi po din tama din yung ginawa po ninyong proseso. Mali, una-una mali yung proseso talaga. Kaya pinapagalitan ko rin kayo ha. Yes, basta ganun-ganun lang, makakapaglabas kayo ng pera. Hindi ko rin kayo masisisi kasi umaasa tayo na gaganda ang buhay natin. Opo, yun nga po. Sa Korea, lalabas tayo sa mga Korean telenovela, ganyan. Jesus Mariose, pero ito ngayon, idediretso namin kayo kay Attorney Jerome. Ayan, pinainit ko na ang ulo ni Attorney Jerome. Hati kami sa init ng ulo ngayong hapon na ito. Yes, Diyos time. Ko. Losartan. Losartan is waving. Pero uulitin ko ha, pagka ganun, magtutour, kaya nga sabi ko, tour? 200,000? Hindi. Eh sana talagang tinour na lang ninyo. Opo. Pero baka hindi ka pa kayo makapasa, pati doon sa, anong tawag nito, tourist visa. Mahigpit ba ang Korean Embassy ngayon, Resty? Yes po, may mga client po ko recently lang po, may US visa tsaka Schengen visa na de-denied, malaki pa pera nun. OMG! Naku, baka pag nag-apply ako, ma-deny rin ako. So kahit na may US at tsaka Schengen visa, na-deny sila? Yes po ma'am, malalaki pa pera nun. Bakit kaya? Hindi ko din po alam ma'am eh. Kasi dati po nahuhulaan ko kung sino yung ma-approve, sino yung ma-deny. Ngayon wala na po nakakahula. Wala na nakakahula. Well, okay, understandably. Opo. Remember that traveling and going into another country is a privilege. Kaya tayo kumukuha ng visa. Privilege yun. Hindi yung karapatan mo na kumuha ng visa doon. Hindi. It's a privilege. Discretionary okay. Sa kanila. US visa nga eh. Marami rin akong kilala na yung maayos naman. Okay. Yung mga million-million sa ano. Eh, pero hindi nabibigyan. Oh, okay. Probably fall into the statistics. Yung ganun. Mm-hmm. Pero ang pinaka mahirap dito at pinaka tatandaan ninyo, kung trabaho ang hanap ninyo, idaan natin sa tamang proseso.
Mas bothered niya. Dahil mahirap maghabol, tulad nito ngayon, ano nga habulin natin? Walang kumpanya. Opo. Diba? Walang kumpanya yan eh. Ang at best is yung mukha ni, may picture ba tayo ni Ruth Estabillo? Tapos ipahanap natin siya. I am assuming na, tama ba ako, Attorney Jerome? Meron pang Interpol? Meron tayong Interpol na mga connections para ipa-deport? Yes, ma'am. No? Actually din ma'am, pag napailan na natin ang kaso yan, pwede naman natin i-request sa court na ipa-cancel yung passport niya. Yun. Tapos uwi. Pa-uwi dito, kulong. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Ay, nako. Diyos ko. hindi naman sa, well, ako hindi ako umaasa na may makukuha. Ayan na. Opo. Si Ruth Estabillo. Ano ba itong kanyang nasa likod? Bean pole. Mall nasa parang yata. Isang nasa mall yun. Korea po siya ngayon. Ano? Yes po. And pinapatayan na rin po tayo ng phone ng mga anak po ni Ma'am Ruth. Para makuha po sana natin yung panig nila at malaman natin sa kanila, attorney, kung paano ano sana, ba? Opo, ano po sana yung paano po matutulungan din yung ating kasi ano ba? Ano bang gusto ninyo? Gusto lang po sana namin mabawi na lang po yung tinan mo, ano, gusto lang mabawi ang pera. Kasi po ano, siya po talaga nagbenta po ng kalabaw, nagbenta po siya ng motor para lang doon. Ay nako. Anyway, tingnan natin kung anong makukuha natin. O baka naman may iba, mangangako ito si Ruth o yung mga anak niya na magbigay ng maisoli kahit a portion tapos hulugulugan. Pero yun nga po, ha? Attorney, yung ano gusto niya, sabi niya po, yung pera daw po namin, hindi na po daw buo na makukuha kasi po na-i-process niya na daw po ng mga papers namin. Na-process niya ng PSA birth, ano ba kinuha, birth certificate? Opo. 6,000 po. Tapos po, meron pa po doon sa ano 35K po na ano na binayaran ni Kuya Danilo. BOI po yata 'yun. 35,000. 35,000 na? Opo, para daw po malinis yung pangalan malinis niya kasi po na-offload po siya doon sa ano. Unang, malinis ang pangalan mo sa NBI? Opo. Nako. BOI yun po 35K po yung ano. Ay nako. Sabi nga pa niya noon eh, 50,000. Pero ano si sinabi Shari, daw si Shari na lang, magkano tanggap mo, Shari? Mag-anak niya ako, kaya, yan. Sir, next time, wag na lang din kayong magpapaniwala sa ganyan, sir. Kasi, hanggat may kumakagat, sir, patuloy na patuloy po yung panloloko eh. So, wag po natin tangkilikin yung mga ganyan, sir. Wag natin tangkilikin ng mali. Opo. Yes. Okay? Opo. So, anyway, yan, idagdag natin yan sa ipapa-NBI natin. Baka, ano pa? Yes po. Attorney Jerome. Yes, ma'am. 3/4 na lang sa'yo yung init ng ulo. 1/4 na lang itira sa akin, ha? Eto po. Kami na bahala, ma'am. Pasan nyo na lang sa amin, ma'am. Kami na bahala po. Sige. Okay. So, dali natin yung mga dokumento natin, pati yung mga screenshot ng conversation, last known cellphone number. Tutulong rin si Resty para makausap si Ruth Estabillo. Okay? Yes, at kung ano't ano man, kung may makukuha pa na pera, maibalik man lang sa inyo, Pasko eh. Okay. Sige po. Salamat po at antayin niyo po yung tawag po ng reporter po namin. Sasamahan po kayo sa tanggapan po ni Attorney Jerome Bumedyano. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Thank you rin, Resty. Okay. And again, mga magsilbi rin po itong lesson po na sa mga nanonood po natin. Dumaan po tayo sa tamang proseso. Please lang po. Kasi masakit sa ulo po kapag lalo po na ginawa po natin to. Masasakit po yung ulo natin. Wala tayong pwedeng habulin, di ba, Shari? Wala Tama tayong pwedeng po. Habulin. Opo. Ay, nako. Okay. Ayan. News break muna po tayo, Attorney Aina. At magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At ang oras po natin ay hatid po sa atin. Siyempre po, mga kapatid ng Seikatsu Incorporated Products. Sa mga nagtatanong po, mga kapatid, ng Good Night, Oxy White, Pro Fiber, Gut Right, and yung Pro Fiber po natin, mga kapatid. Diyan po yan mabibili, no, sa Seikatsu Incorporated Facebook page. Pwede nyo rin pong bisitahin ang Good Night Food Supplement Facebook page, Gut Right Food Supplement Facebook page, and Oxy White Food Supplement Facebook page. So, mag-inquire na po kayo dyan, mga kapatid, para kayo po ay matulungan po sa mga nais pong umorder. Okay. And magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At ang oras natin, 3:34 po ng hapon. Idol. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo.
sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Ang pelikulang dapat unahin ngayong MMFF. Ako po, mahusay po ako makipaglaban. Ang iconic superhero mula sa comics. Hi, Kuya Pedro. Mag-iingay naman itong mga duwendeng ito. Mas pinalastig para sa bagong henerasyon. Pinagkalob sa atin ni Bathala ang galing na meron tayo. Matteo Bonicelli. Ayos na ayos ka! Astin! Benduko. Written and directed by Jason Paul Laksamani. December 25 in cinemas nationwide. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 PM sa TV5. Good morning, mga kapatid! Pagmamalaki naming binabati ang Queen of FM Radio, DJ Chacha, na pinarangalan bilang Female DJ of the Year sa 5th Saludo Excellence Awards. Wala pong maglilipat ng radyo kasama nyo nga DJ Chacha. Totoong talentado, totoong malayo na ang husay, totoong totoo. Proud kami sa iyo, kapatid! May gusto ka bang i-share sa programang Sana Lord? Mga kwentong kakaiba at kapupulutan ng aral? Ipadala lamang yan sa aming email address, sanalordsaradyo5@gmail.com. Maaari rin kayong sumali sa aming Facebook community page. I-type lang sa search box, Sana Lord sa Radyo 5, True FM. Official kwentuhan, Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana kwento mo na ang susunod na babasahin ni Lord De Vera. Sana Lord sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Season 2 na ang Wow Mali, Doble Tama. Pranks na parang totoo, itutodo pa. Ang mga prank stars kakasapa rin sa malupit na panggugood time. At tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng mga kwento na tatamaan ang ating mga puso. Jose Manalo at Wally Payola sa Wow Mali, Doble Tama. Tuwing Sabado, 6:15 PM. Tutok na sa TV5. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5, True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Broadcasting from the Radyo 5 studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5, True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:39 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. At ang kakampi ng mga inaati. Attorney, meron po na kayo na is-greet.
Meron sana, pero hindi ko alam ang pangalan. The next thing ko po ito malalaman. Okay. Sige po. Happy, happy viewing na lang po. Hindi, ang alam ko, hindi ito, ang babatiin ko, tukayo ko, si Josefina Agustin. Si Fina Agustin, ang magandang mama ng magandang si Angel Sale. Ayun, happy, happy viewing. Happy po. Happy viewing. Po, na mga nakamonitor sa ating Facebook and YouTube live, happy, happy viewing po. At sa mga nakamonitor po sa Radyo 5 and 1PH. Nasa studio po natin si Judy Amul. Mm-hmm. At siya po ay housewife at nilareklami na kabangga sa kanyang kapatid po na isang company driver dahil hindi naman daw po ito tumutulong sa kanila. Ang biktima po at ni Aina ay si Joseph Nunez na isa pong fish vendor. Okay. Judy, ikwento mo muna paano at saan. O, may pictures pala tayo. Opo. Ito. So, ikwento niyo na, ma'am. Saan nangyari itong aksidente? Yan po, ma'am. Nangyari po dun sa amin sa Victoria Oriental Mindoro po. Okay. Siya po kasi ay nagdi-deliver ng isda sa mga, yung pong, maliliit na tindahan po ba? Okay. Mula po sa palengke. Hindi po siya yung sa mga tabing highways po, yung highway po. Tapos po, mula San Teodoro or Puerto, nagdi-deliver po siya hanggang Pinamalayan. Okay. Tapos pagdating po ng Pinamalayan, may dala rin po siyang isda, pabalik po ulit ng Puerto. Okay. Para nung, hindi sayang yung biyahe niya. Opo. No? Okay. Nung araw na yon, nung December 5 po, araw ng Martes, galing po siya ng Victoria, nagdi-deliver po siya ng isda. Mm-hmm. Nung pauwi na po siya, ay habang nananakbo po siya, bigla pong sumalubong sa kanya yung Hilux na kulay pula. Okay. Tapos bigla na lang po siyang natumbok. Yun. Ano ang sakay, anong dala niyang, ano ang... May konti pa po siyang isda galing sa, yung tira po sa deliver niya, tapos yung... Ibig sabihin, ano ang dala niya? Anong minamaneho ni Joseph? Tricycle po tricycle, siya, ma'am. Opo, nandito po siya. Niya. So, ibig sabihin, puno ng isda sana ito. Meron pa nga actually na natira. Opo, meron pa pong konti. Ito po yung service niya sa pag-deliver po ng isda. Okay, so ano ito? Tricycle nga ito? Opo. Mm-mm. Tapos may, ano na siya, may styro. Opo, no? Meron ang mga po. Nasa ano. Ang tumumbok sa kanya ay isang ito van. Po, isang Hilux na kulay pula po. Ah, ano? Pick up? Opo, yan tama, po. Tama, pick up na kulay pula. At may... plate number na NCQ4075. Alam naman natin ano apo. Kung sino ang may-ari nito. Pero apo. Ang nagda-drive nito ay isang 71 years old na yes, company ma'am. Driver. Ano yung kumpanyang ito? Ano po siya? Country Bank ng Bungabong branch po. Country Bank ng Oriental Mindoro. Country Bankers. Opo. Anong tawag nito? Yung mabangko. Opo, yan. Okay. So, makakausap natin nasa line 1 ang representante o representative ng Country Bank mismo. Tama? Okay. Si Melvin Aliano. Manager ito ni Gerardo Liwanag, yung nagda-drive. Okay? Okay. Magandang hapon po, Sir Melvin Aliano. Apo. Alinyo po. Alinyo. Sorry. Yes, live po tayo ngayon apo. Sa Wanted sa Radyo. Si Attorney Aina magpali po ito. At nandito apo. Po ang kapatid nung nabangga po ng driver ninyo, nakabangga apo, apo. Po ang driver ninyo, si Joseph Nunez po ang nabangga, at ang inireklamo ay wala daw silang tulong na natanggap. Tama po. Nakapagbigay po siya, actually, ma'am, po, one time. Actually po, nakapagbigay po kami partially ng 20,000. Okay. So, ang sabi ko lang po, nung nag-usap doon, hindi ko po magagarantee, kasi ako po, bilang empleyado lang din ng bangko, so yung mga yung upper management po, yung mga stakeholders, director ang magdi-decide. It so happened na nangyari po kasi nag-holiday yung December 8 kaya wala pong nangyaring desisyon. Pero kanina po tinawagan ko yung wife nung na-aksidente nung Joseph Nunez. Okay. And in-inform ko po na all expenses na mai-incur ay babayaran po ng bangko. Okay. Ano po ba ang hinihingi Miss Judy ng pamilya ni Joseph? Sa totoo lang po, ma'am, ay nakapagbigay nga po siya ng 20,000 noong Miyerkules ng gabi. Uh-uh. Which is yung pasyente po namin is nasa ICU po. Ipinaliwanag po nasa nung, ICU pa? Noon po time na yon nasa ICU pa po siya. Uh-uh. Ipinaliwanag naman po nung hipag ko yung sitwasyon po nila. Uh-uh. Dahil hindi po talaga namin kayang sustentuhan po ang pagpapagamot yes. ng kapatid ko. Okay. Kasi po masyadong mabigat. Tapos po, nagkaroon po kami ng usapin sa barangay na
Huwebes, makikipag-coordinate po siya sa amin para kung ano pan po yung naging usapan doon ng kanyang mga big boss po. Okay. Pero ang sabi niya po sa amin, siya po ang tatawag. Nagintay po kami hanggang alas 11 ng umaga. Wala po kaming na-receive na tawag. Tapos hanggang dumating po yung Huwebes ng hapon, tinatry ko po siyang tawagan. Kinakancel niya po yung tawag ko. Tapos Biyernes, Sabado, natatanggap na call. Linggo, okay. Tinatry po siya naming tawagan. As in, wala po talaga silang paramdam. Eh, ang kapatid po namin ay kailangan ng perang pampagamot. Okay. Ito, sinabi na ni Melvin Alinyo na sasagutin ng bangko ang lahat ng medical expenses. Okay? Opo. So, wala na kayong problema doon. May insurance ba ang sasakyan, Sir Melvin? I-check ko po. Hindi ko lang po sigurado kung meron or wala. Melvin, are you the manager of Country Bank? Yeah. Okay. I am assuming that it should have insurance and not just TPL. Diba? Yeah. Of course. Kasi hindi naman siya mariristro eh. Exactly. Kahit TPL. Pero sana comprehensive para mas malaki rin ang makuha. I mean, may additional pa na makukuha ang pamilya ni Jerry, ni Gerardo, no? Joseph. Ay, ano ba? Sorry. Ni Joseph Nunez. Ang tingin ko dito, Melvin, ang hinahanap lang naman rin talaga ng pamilya is yung coordination. Tama po. Whether or not meron kang bagong masasabi. Actually, I informed them na, kasi ako personally, as being an employee ng banko, hindi ako pwede mag-decide agad-agad. That's why I told them na maghintay. Understood. Kaya lang, kanina lang nagbigay sa akin ng information ng go signal, yung management. Kaya nung pagkabigay sa akin ng information right then, tinawagan ko yung wife nung understood, Mr. Nugget. Understood, Melvin. Pero uulitin ko ha, maganda sana kahit na wala ka pang maisagot, ay mabigyan mo ng kahit man lang yung alam mo yung boses mo man lang marinig nila na masagot yung tawag. Sasabihin mo lang naman pasensya na po, weekend po, holiday po. Wala pa pong feedback mula sa amin, mula sa aming upper management. Tama ba ako? Yes okay. Po, ma'am. Yes po, ma'am. Tama po kayo. Pero ang isa rin po naming dahilan kung bakit po ako pumunta dito is yung kapatid ko po kasi is nasa ospital. Wala po kaming kakayahang maipagamot talaga siya. Kaya po humihingi po kami talaga ng talagang maipagamot po sana nila yung kapatid ko. Ganun po. Wala po kaming pera talaga po. Lumalapit naman po ako sa doon po sa Socorro, sa bayan po namin, nakakuha po ako ng kaunting tulong. Tapos po, nag-post po ako sa Facebook. Awa naman po ng Diyos. Marami pong nagbibigay. Pero hindi naman po talaga dapat ganun yung mangyari. Kasi obligation po pero nila yun. Pero ano naman ito, no? Na-i-blotter ito. Opo. Merong kaukulan na police investigation. Meron po. Okay. Kasi ang nakarehistro ba ang sasakyan sa pangalan ng banko? Yes, yes. Okay. Of course, merong liability yung nagda-drive, ano? Pero as the employer, meron ding liability yung banko. At saka malaking banko naman ang Country Bank. Hindi naman siguro nito ipagkakait kung ano ang tulong na dapat at maibibigay nila kay dun sa nabiktima. Kausapin ko lang si Police Staff Sergeant Melvin Kong. Nasa line 2 natin ng Victoria Oriental Mindoro. Sergeant Kong, Sergeant Melvin, yes. Magandang hapon po. Yes po, ma'am. Yes po. Oo. Tungkol po ito sa nangyaring aksidente, yung si Joseph Nunez po na nabangga, isang fish vendor na nabangga ng isang pick-up ng Country Bank. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Ano po ba ang naging resulta na ng investigasyon na ito at kung mayroon bang kaso na maisasampa, ano po ba ang ano ninyo? Ano po ba ang development dito sa kasong ito? Yes ma'am, sa totoo po yan kasi po ay profiling po sana ngayon. Okay. Ay itinawag lang po nung kapatid po ni Kuya Joseph na i-hold po muna at may inaayos lang daw po sila. Hindi ko lang po nasa... Ma'am, ano yung sinasabi niya kung anaayos ka, inihold ko lang po yung filing. Okay. So, ayan, Judy, handa na sanang magkaso pero pinahold nyo yung pag-file para sa pag-uusap. Opo. Okay. At dito sa pag-uusap na ito, nung sinabi na ni Melvin, narinig naman ng lahat rin, ano? Including ni Senator Rafi na nag-monitor, na sasagutin ng banko ang lahat ng... anong tawag nito, ng magiging gastusin sa pagpapagamot ng kapatid mo. Including, I am assuming, loss of income. Opo, kahit tama pa po. Paano, opo. May maitulong para yung kabuhayan. Siyempre,
nasa ICU pa ang kapatid mo, di ba? Nailabas na po siya nung Friday. Isa po siyang PWD. Ah, PWD siya. PWD po siya. Okay. Kaya po, sobrang sakit po sa amin na nangyari okay. sa kanya yung ganyan. Tapos po, tama naman po yung sinasabi niya na willing po silang makipag willing po nilang sagutin lahat yung gastos. Ang tinatanong po namin ay kailan po? Kasi po araw-araw po kailangan ng pera pambili ng gamot ng pasyente. Okay. Melvin, ano ba ang manner of pagbibigay ninyo ng tulong? Melvin? Medyo malaking halaga kasi nung una hindi, siyempre we do not know kung magkano yung amount na kailangan nila. Oo. Ito, meron naman sigurong meron namang expenses na galing sa ospital. Is this a government hospital? Noong una po, ay dinala po namin siya sa provincial. Mm-mm. Ngayon po, nakita po namin yung sitwasyon na talagang hindi po siya pwedeng mag-provincial po muna oh. kasi po, sobrang malala po yung tama niya, tapos kulang po sa gamit. Kaya nag-decide po kami na ilipat po muna siya pansamantala sa private hanggang sa maging stable po siya. So, meron tayong mga resibo dito. Magkano ba umabot yung lahat ng gastusin doon? Nung nakaraan po ay nagkaroon kami ng yung hindi pa naman po siya totally na ano ng ospital, nagkaroon po kami ng utang sa ospital na 66,000. 66,000. Opo, tapos okay. may cash po kami na yung gawa nga po ng mga naliligong yes. po namin at konti nilang pera. Parang ito po nandito po lahat ng resibo. Okay. Medyo malaki-laki po kasi isang araw po is kulang po ang 30,000 sa totoo lang po. Okay. So, ito at siguro Shari off-air natin na i-compute. Pero more or less, meron ba tayo ilang araw ba siyang nasa ospital? Nasa ICU po siya is 4 days tapos ngayon po ay naandun po siya sa kwarto na ngayon, nakalipat na po siya. Ito na po siya ngayon. So more or less kung 30,000 a day times 4, 120,000. Opo. Tapos mas mababa na lang doon yung anong tawag nito, yung succeeding days kasi normal na. Opo. Regular na kwarto. Opo. Tapos meron na po kaming utang sa ospital nung isang araw. Nagbigay na po sila ng ano na 60,000 nung web. Parang bearness po. Magkano naiwan ninyong pera? Magkano ang utang ninyo sa ospital? Nung nakaraan po ay 60,000 pero, na higit. Pero ang ibig sabihin nito, may binayaran po. Na kayo. Opo. May nabayaran. Yung mga dahil gamot may mga tumulong po. Sa inyo. Ito po yung pero po ito po kasi yung mga gamot lang. Yun okay. po ay parang sa kwarto, sa aparato, okay. yung mga so, ganun lang po. Iba pa po yun. So siguro ito, Shari, ang gagawin natin is we will make an accounting ng lahat-lahat ng kung magkano nagastos. Una sa ospital at kung ano nagastos sa ospital, sa ICU at saka sa regular na room. Tapos kung magkano naman ang nagastos sa mga gamot. Opo. And then kung ano pa ang magiging maintenance niya na gamot hanggang sa gumaling yung kanyang mga sugat at kung ano pa ang na ano sa kanya. Melvin, I think ito, ang kailangan lang talaga is mag-coordinate rin kayo doon yeah. sa biktima, siguro, no? By tomorrow, papupuntahin ko yung isang empleyado namin sa hospital. Ngayon na siguro, mas maganda ko ngayon, magpakita na kayo doon, magdala kang tinapay, magpamerienda ka doon, para naman medyo gumaan-gaan ng loob nila na, alam mo na, PWD pa yung na-accidente, oh, di ba? Yeah. O ano ba naman yung, magdala ka, nasa regular na room, ano ba yung masarap na kakanin dyan sa inyo? Alam ko yun eh, sa Mindoro. May tawag sila eh, kasi mamaya tatanungin ko si Cathy Ricamara kung ano ba ang masarap. Pero magdala ka ng pagkain doon, tapos makipag-usap ka. Tapos, yan, tanungin yun po, mo. Ang kailangan po kasi talaga is yung pampagamot po ng kapatid. Oo, para yun po alam talaga din agad-agad kung magkano ang marilis. Opo. Kasi kung bukas pa, at least kung ngayon mo malaman, Melvin, bukas medyo ma-process na ninyo. At saka ano ba naman yung magpauna ka muna ng konti? Total, marireimburse ka naman. Marirefund rin naman sa'yo yan. Okay? I'm sure wala tayong aasahan rin naman kay Gerardo Liwanag, 71 years old na company driver. Magkano rin lang ba ang sinusweldo? Pero kung makakapag-ambag ng kahit magkano, eh bakit hindi? Opo. At saka diba? Po yung kabuhayan niya. Kasi po yung tricycle ay hinuhulugan pa po niya yan. Magkano hulog sa tricycle? Hindi ko lang po alam. Eh, hindi na po siya mapapakinabangan kasi sira na po talaga tricycle siya. Tricycle ba o itong tricycle? Hindi po, tricycle talaga, motor. Opo, yung motor po, ito okay. po. Hinuhulugan pa po yan. Okay. Tapos po, yun nga po, di nawala na po ng hanap buhay yung kapatid ko. Eh, yung pong okay. kapatid ko, kahit po yan PWD, ay dalawa po ang college po niyan. Isang criminology at saka po isang civil engineer na gagraduate po ngayong June. Okay. So, ayan. Baka naman gawin na lang, gawing scholar na ng Country Bank kung maganda. Okay. kung maganda naman ang ano nila.
Tulungan na lang po ang attorney. Siguro ganun na lang din po attorney. Off air, tulungan natin para ma-compute lahat, tapos maayos lahat kasi may resibo rin naman. Opo. At saka kung hindi rin naman hindi naman sobra-sobra yung hihingi natin, yung tulong lang na abot maiaabot. Na tama rin lang. Opo. Okay. Ako naman po ay representative laang po. Ang gusto ko po sana ay yung asawa po. Yes. Yung pong asawa, nandito po yung number ng asawa. Para hindi na kailangan dahil pupuntahan na nga ni Melvin mamaya eh. Melvin, puntahan mo na mamaya ha. Ayan. At saka po yun ay kahapon pa po walang pera. Wala pa. Kahapon pa po walang maibiling gamot. Po natin, ko-coordinate po natin off-air para sila po, sila Sir Melvin po ay makipag-aunay. Ako din, nakausap po na kanina yung asawa niya. Tinawagan ko siya kanina. Opo, Sir Melvin, huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin din po kayo ng staff po namin. Maraming salamat po, Sir Melvin. And maraming salamat po kay Police Staff Sergeant Melvin Kong, ang investigador po ng Victoria Oriental Mindoro PNP. Thank you po. Magandang hapon po at mabuhay po. Okay. Sige po. So, yan na lang muna, Judy, ha? Dalhin mo lang doon sa sa staff natin. Salamat po at magandang hapon po. And mga kapatid, up next sa Pambordagulan serye, sa mga netizens po natin na nagkakaproblema sa behavior ng kanilang anak, panoorin niyo po yung segment po namin na I think nung Friday at nung Thursday sa mga may problema po sa anger issues. Kung may kakilala kayo na mainitin ang ulo, yun po yung naging topic namin last Parang week. Parang ako yun. Ako, pag nakaupo. Hindi pattern ni. So, panoorin niyo po yung, I think, yung replay po ng Wanted sa radyo ng Thursday and Friday sa mga sa mga parents po na nahihirapan po sa behavior po ng kanilang anak. May nakausap po tayo doon, sila Pastor Archie, para makatulong po sa paglaki po ng kanilang mga anak. Ayan. And mga kapatid, maraming salamat po. At bukas po muli, ako po sa Shari Roman. Good afternoon po. At dahil may oras pa ako na bumati sa aking mga balikbayan na mga kaibigan, kaklase ko po, Dr. Susan Estrada Te at ang kanyang kabiyak sa buhay na si Gabe, Doc Gabe. So, welcome back sa inyo. Enjoy your vacation. And happy birthday na rin kay Maria Loreto. Malu Rustia, kaklasik ko rin. Happy birthday! So, happy birthday. And dito po si Ma Mary Jane Yu. Ayan, from? Spain. From Spain. Ayan, ay, Mary Jane, halika dito. Tayo. Ay, ano ba? Apo. Bumati ka. May oras pa. May oras pa. Bumati. Galing Spain po, ma'am. Ayan. Ay, hello po. Sige po, ma'am. Welcome po. Okay, hello. Nice meeting you po. Sige po, nice ma'am. Mag-greet po kayo, ma'am. Mag-greet kayo. Saan sa Spain? Madrid po. Madrid. Greet niyo po yung mga kababayan po natin doon. Ay, hello. Ay, ano ba? Ito, maupo ka. Maupo ka dyan. Hello mga friends ko dyan sa Madrid. And dito na ako sa Tulfo. Ay, dito po yun. Dito sorry. Dito na ako sa Tulfo, kay Sir, sa office ni Sir Rafi Tulfo. Nanonood lang tayo dyan sa Spain, nandito na ako. Diba pero wala kang iba pa Tulfo? Wala pa po. Wala pa naman. Wag na. Pero, hopefully wala. Gano'ng katagal na kayo sa Spain? Bale, magsi-seven years po. Seven years. Na. Pamilya mo, nadala mo na doon? Hindi po. Ah, so umuwi ka rin yes dito? Yes po, para mag-Christmas po. Dito. Para mag-Christmas. Pang, naka-uwi ka, pang ilang uwi mo na ito in the 7 years? Nakaka-uwi ka ilang? Dalawa po. Last year po, umuwi din po ako. Ah, pandemic ka lang na hindi naka-uwi yes talaga. Po. Yan. Salamat po. Thank you po. Si Ma'am Mary Jane yun ng Madrid, Spain. At napakaswerte niyo, ma'am, dahil hindi lahat po na ating mga OFWs ay makakauwi ngayong Pasko. Yes po. At nagpapasalamat saan po ako kayo, sa boss. Madrid. Dito po, ma'am. Ay, dito. Sa Isabela po. Ay, Isabela! Saan sa Isabela? Sa Ilagan po. Ah, sa Ilagan. Kapit bahay po nila, ma'am Jocelyn po. Okay po.
hapon po muli and welcome po sa Board the Gulen Serye. And ako po si Shari Roman, magandang hapon po. At ako naman si Maricel Tulfo Tungol at syempre ang programa po ito ay atid sa atin ng Sikats Incorporated. Kung saan ay. Syempre mga kapatid, yung good night. OxyWhite Pro Fiber Gut Right po, naku, malaking tulong po sa atin yan. Yung Good Night po na highly recommended po ni Senator Raffy Tulfo ay nakakatulong po para po mas mahimbing ang ating pagtulog. Huwag po kayong mag-alala kasi baka mamaya yung iba dyan, baka naman masobrahan yung tulog ko, hindi na ako magising. Sure. Hindi po ganun yun mga kapatid. Kahit 6 hours yung tulog nyo, feeling nyo kumpleto. Mm-hmm. Ganun kayo, feeling fresh talaga ang paggising nyo pag gumamit po kayo ng Good Night. And yung OxyWhite po na highly recommended naman po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, malaking tulong po mga kapatid para pampakinis ng ating mga balat. And yung Gut Right and yung Pro Fiber po natin ay malaking tulong po para naman po maging healthy ang ating digestive system. Tumutulong po para malinis po ang ating colon at maiwasan po ang colon cancer. Ayan. Yan po ay nabibili sa Seikatsu Incorporated Products at nasa screen po ninyo yung mga contact details. 0905-237-1702 and 0917-155-8828. Acid. Sorry. Mm-hmm. Okay. At gaya po ng ipinangako namin mga kapatid, sa mga ngayon lang po naka-monitor, kahapon po kasi ay kasama natin si Pastor Archie De La Cruz. And ngayon po ay makakasama po natin muli si Pastor Archie De La Cruz. Resident Counselor po siya sa Amara Center for Counseling. Ikaw naman, Kuya Ronnie, nagjo-joke ka naman talaga. So habang tinatawagan natin si Pastor Archie, kahapon talagang... Akala ko himatayin talaga ako. Sige, i-share mo naman yung ano. Hindi, nasa live kahapon. Sana po meme na siya ngayon. Akala ko kasi talaga mahihimatay ako sa live. Surely. Tapos, nag-message na ako kay Ranette. Sabi ko, Ranette, ibulong mo lang dyan pero kailangan ko ng medic. Kasi feeling ko high blood ako. True. For the show nga ang first son. Sabi ko, Ranette, di ako makahinga. Hindi ko talaga kinaya kahapon. So, nangyari, nagpatawag ng medic. So, sabi ko, kuya, high blood yata ako. Pasensya ka na. For the show nga ang first son, 100 over 60. Mm. Low blood pala. Pero iisa lang yata ng sintomas yun, di ba Kuya Ronnie? Kung high blood at low blood, parang nahihilo talaga ako. Sabi ko, para akong hihimatayin sa tabi ni Serapi. O di, meme na sana ako ngayon. Oo. Pero prom, share ko yun. Share ko. Sayang. Pumagsak. O, ganun. Ginawang nahulog. GIF. So, ayan. Ito ha, mga kapatid. Muli, nasa kabilang linya na po natin si Pastor Archie De La Cruz, ang resident counselor po ng Amara Center for Counseling. Ay, hi, Sir Archie! Hello! Ayun. Hello, Ma'am Shari. Hello, Ma'am Sel. Magandang hapon ulit sa inyo lahat at sa mga kapatid natin na patuloy sumabay-bay mula sa previous episode natin patungo sa continuation ng discussion natin na sa tingin ko ay naging makabuluhan at naging beneficial para sa mga tagapakinig po natin. Alam mo, ito Sir na Archie, ang pinakamalupit, Sir Archie. Yung nakapagpalit ka pero yung dalawang puso hindi. Yun ang palumpalo doon. Yun ang pinakapalumpalo talagang napansin ko sa episode na to. Same lahat sa amin eh. Pero ikaw, parang galing ka na ng Boracay, kami nandito. Diba, dahil po dyan, na-realize ko kailangan ko pala mag-book ng mga trip outside Manila. Kailangan yan. Yan talagang pinakakailangan natin sa panahon ngayon. Mag-travel. Self-care is a must, no, Ma'am Sel, tsaka Ma'am Shari. Self-care is a must. Ayun. Sir Archie, mga kapatid, kahapon kasi na-discuss namin ni Sir Archie yung behavior ng mga anak bata. Ninyo. Mga bata. Behavior ng mga bata. So kung hindi niyo po napanood yung episode kahapon, balikan niyo po 'yon. Marami po kayong matututunan huwag sa mga yung ex niyo, balikan niyo. Wag ang yung ex. Episode lang.
Okay? Dapat yung episode lang ni Pastor Archie kahapon kung saan diniscuss namin yung behavior ng mga bata. Yes. Pero ngayon kasi, Pastor Archie, ang pag-uusapan po natin, yung mga problema naman po sa mga teenager nilang anak. Yes. Ito, mas masakit sa ulo to. Ito na, ito na, ito na mga nanay at tatay. Nako. Ito yung inaaba. Actually, Pastor Archie, nung pinost ko yan sa Bardagulan series, Diyos ko, inulan yata kami ng punong-puno talaga ng tulong. Kailangan na lang talaga ng tulong nyo, Pastor Archie. Unahin na natin yung ugali ng mga kabataan ngayon. Yung paglalande. Unahin natin, Pastor, yung paglalande. Kasi yun talaga yung nauunang problema. Hindi kasi yung mga kabataan ngayon, kaya nila sinasabi, Sir Archie, di ba, na maagang, ito yung work term na ginagamit nila, ha? Kumekerengkeng. Dahil nga, Sir, Pastor Archie, paano niyo po ma-explain yung ganung behavior po ng bata? Maraming pwedeng panggalingan yan. At kailangan siguro talagang sana yung mga kapatid natin na magkaroon ng lumalawak na kaisipan para ito unawain, hindi maging judgmental, hindi maging very imposing kagad ng control, discipline, or punishment. Ano? Kasi number one, biological and physiological. Tayo ay dumadaan sa ating pagtanda na talagang yung mga kakaroon ng mga libidinal production. Pag tayo nagkakaroon ng libidinal production, nagkakaroon ng mga pagtukoy sa ating mga sex organs, no? Tapos magkakaroon ng mga natural production, halimbawa, kaya hindi nakapagtataka na mayroong mga exploration, nadi-discover ang mga bagay-bagay. Tapos pangalawa, sa binanggit ko last time, yung mga psychosocial human development ni Erik Erikson, pagkatapos doon sa mga formative years, sa mga playing years, nagkakaroon ng trust, mistrust, independence, autonomy, etc., etc., darating sila sa punto that they will struggle with intimacy or isolation. No, ang intimacy, may kinalaman dyan sa pagkakaroon ng mga attachment outside the family. Okay, nagkakaroon ng mga crushes, mga jowa, o para mga flirt, sabi nga, kumikire, o they begin to explore the need or the exciting part of being romantically linked with someone. Nagkakaroon ng mga experimentation. At dyan, isa sa mga pinaka-crucial ito kasi sumasabay din dito yung mga desire nila to be autonomous, to be independent. So they think they know. So they, ang mahalaga sa kanila yung kanilang nararamdaman. Pagbibigyan yung kanilang mga capricious desires to be happy, to be excited, and to be with their peers. No? At depende pa yan sa uri ng mga taong nakapaligid sa iyo, no? Yung mga impluwensya, yung mga nag-a-adapt kasi sila. Tapos the fear of missing out, no? Kung sila may mga boyfriend, bakit pa sila nag-uusap-usap about virginity o kaya parang experiencing this, bakit ako hindi pa? So yung mga fear of missing out, may mga peer pressure din dyan. Tapos mga epekto pa rin ng context, no? I'm glad sa Pilipinas ay kahit paano ay hindi naman tayo parang talagang giveaway na, no? Alam natin na talaga nanatili tayo somehow na conservative compared halimbawa sa mga neighboring countries natin, most especially when compared sa mga bansa doon sa Europa, na napakataas talaga ng independence, highly sexualized ang environment. So, ako personally nakita ko ito in my repetitive days, lalo this year when I came to Europe, several countries in Europe, I see a lot of people at the early teen years pa lang nila, kita mo na sa mga suot, sa mga halo-fifty pa ng katawan, tapos sa mga defiances o yung mga intentional na paglabag, no, sa mga panuntunan sa bahay, even yung mga Filipino communities, no? I've had the chance to talk to parents at nakita ko mismo ayon sa kanilang personal na pagsangguni na hindi exempted yung mga kababayan nating Pilipino na enculturized na ng ganitong mga problematic behavior, especially during their teenage years. Sir Archie, kasi parang ang sinasabi naman po nila, nakakahanap kasi sila ng comfort dun sa ibang tao kaysa sa sarili nilang pamilya. Yan din po ang talagang problema ng mga teenagers ngayon, no? Ilan sa mga teenagers po na mas preferred nila na sa labas na lang ng bahay kasi very problematic yung kanilang sa loob ng bahay, yung nanay nila, yung tatay nila, lagi nag-aaway or may mga iba pang issue. So yung ibang kabataan, mas preferred nila na sa mga friends, sa, let's say, sa boyfriend, sa girlfriend. Tama po, Sir Archie. Oo, totoo yun. Napakaganda na tukoy mo yun, Miss Shari, kasi
part of me would like to really like to understand yung mga bata, because if the home is not a conducive place for growth, for silence, for acceptance, for love and care and understanding, hahanapin ko to sa iba. So ibig sabihin, may absence. Whenever there is an absence, they will fill it out with something na even regardless kung kayo naman gagaling, basta mapifeel yung void ko na yon. Mm-hmm. They need to be listened to. They need to be loved. They need to have someone to eat with me, no? Kasamang mm-hmm. kakain, magkakape. Mm-hmm. Someone who will pay attention to me. Eh, kadalasan yung boyfriend, oh, nandyan, o girlfriend, eh, nandyan. Parkada, nandyan yung pala, pare-pareho kayong mga problematic. So whenever there is a gap, a void to fill or absence, hahanapin yan sa labas. And let that be an indirect, no, message sa mga magulang to evaluate and assess what kind of dynamics or relationship meron kami sa bahay. Kaya kino-compensate yan sa labas ng mga ating mga anak. So before blaming the children, assess and be brutally honest first what is happening inside the house. So it might be that ang susi o kaya talaga mga dahilan doon, kasagutan, eh masasumpungan natin sa uri ng kinakalakan at pinahihintulutan natin ng mga ugnayan sa pamilya. This is very, very, ano, kasi marami mga factors din talaga sobra, no? Napakadami mm-hmm. pa. There's so much to discuss about this. Basta it all starts, it all begins in the home. Oh, yun yung sinasabi natin dito palagi. Yes. And Sir Archie, paano naman po yung pamilya na, though maraming makaka-relate dito, hindi kami open sa isa't isa, hindi kami showy sa isa't isa, mm-hmm. and it's okay. Mm. Tama yeah. po ba yun, sir? Babalik ako nga, may dugtong ko lang sinabi ko kanina, ano, ang babalik at babalik pa rin tayo doon sa usapan ng values o pagpapahalaga. Mm-hmm. Whether dito sa Pilipinas siya, na yung mga kapatid natin nasa ibang bansa, na magatanghali hapon, lahat na yata ng sideline, lahat ng bahay, nilinisan, lahat ng overtime, pinasukan. So, tatanong natin ating mga sila, what is it that I value most? Anong pinaka-importante sa akin? Kumita, mag-ipon ng euro, o ng dolyar, o ng yen? O kaya ay bigyan pansin ko yung aking anak na lumalaki na pala na hindi ko namamalayan. So what is it that's most important to you? Babalik at babalik tayo dyan. Manineglect, halimbawa, mm-hmm. ano, mm-hmm. yung mga equally important at lasting values natin, which is ideally family. Now sa tanong na ito, ano, tanong, dito sa Pilipinas din, Ma'am Shari, madalas yan eh, parang paano po, what do we do? No, hindi kami nasanay na nag-uusap, hindi kami demonstrative, hindi kami expressive, yes, no? Hindi so... kami... ganun ka showy ng aming mga love o care o kiss at even Christmas at even ganito, no? Pagka ganun, we have to start with the basics. Alam mo, sa isang strategic play therapy that we learned sa kung saan ako nagtapos ng aking master's, ano, yung the fact that the members of the family are in one space or in one roof, meron na siyang significant effect, meron na siyang therapeutic effect. Na kahit di kayo nag-uusap, but your awareness that we all live in one roof, we share the same space, halimbawa living room, lalo kung dining table, opo, merong effect yan kahit nag-uusap. Mm-hmm. Now maliban sa proposal na acceptance, capitalize on what is working well with you. Kapag di kayo nag-aaway o kaya parang nagkakasundo kayo, magka-capitalize kayo doon. Si Francis Kong, he came up with the book yung Family Matters. Yung sin family, yung meal doon, sa na M-I-L-Y, meal, M-E-A-L. Ang proposal ni Francis Kong dito, subukan nyo mag-organize na kayo ay posibleng magsabay-sabay kumain. Mm. Napakaganda ng book na ito, ano, na ito'y kalipunan ng mga testimonies ng mga artista, politiko, at mga seemingly ordinary people that they can attest, yung nagagawa't may therapy pala yung pagsasama-samang kumain kahit di kayo nag-uusap. Yes. At pag kumakain kayo, you have to refrain, you have to stop from scolding, punishing, shouting, or discussing any problems or tensions na involved yung mga anak ninyo o members ng family. Kailangan, hindi kayo maninita, hindi kayo magpaparusa, hindi ka magagalit pag kumakain kayo, because those were the times when the muscles are relaxed, our senses are more open, at sasamantalihin natin yung pagkakataon na yan. So number one, be present, no? In other words, sikapin ninyo na mayroong mga intentional times at magkakasama kayo sa isang bahay o isang buwang. Tapos pangalawa nga, eat together. Pangatlo, know the friends, no? Parang kilalain mo kung sino yung mga dalas ng mga associations o affiliations sa mga members of the family, kasi pwede sila maging significant allies o kakampi mm-hmm. when some things are not going right mm-hmm. with your child,
At pwede ka maka-fish out o makakuha ng mga pertinent information na ibabahagi ng nila doon na hindi na ibabahagi sa'yo kasi hindi talaga kayo open. Yes, opo. Tapos pang-apat, celebrate meaningful dates or anniversaries. Birthday, Christmas, reunion, napaglalaanan mo talaga ng panahon yan. And takes a lot of conditioning. Let them know na meron tayong nilook forward na kainan o gathering. So they will become mindful na it can be an opportune time. An awkward ay awkward sa akin o hindi ako komportable, pero I will have to push myself because maaga sa akin itong sinabi. Yung mga bagay na yan. Number five, realize the need to create safe spaces. Pag sinabing safe spaces, alam mo na there will always be an opportunity o parang pagkakataon na makapagkwentuhan kahit mga palitan dalawa o tatlong linya halaman. That's fine. That can be fine. That will work for now. At with everyone's willingness na samantalahin itong mga pathways to safe spaces, eventually malalagdagan yung tatlo hanggang apat hanggang lima mga dialogue na hanggang sa you will get to know the interests of the other person without always para pagalit o pasigaw o pautos. Hindi ba? And many other siguro mga practical ways how to promote connection sa mga hindi masyadong demonstrative, expressive, at showy relationship inside the house. Mm-hmm. Yun yung ano yung problema talaga na hindi... Paano ko i-express? Parang gusto ko man ikis yung mommy ko, gusto ko man ikis yung mga kapatid ko, parang nahihiya ako kasi hindi naman kami lumaki na ganun. 'Di ba? Well, sa Pilipinas normal na 'yan, typical na 'yan, 'di ba, Sir Archie? Pero love naman nila yung isa't isa. It's just hindi talaga sila open sa mga ganitong bagay. And magandang sinabi niyo din, Sir Archie, no, pagdating sa mga kaibigan, kailangan malaman din ng mga magulang kung sino talaga yung mga sinasamahan ng kanilang mga anak. Kasi problema yan ngayon eh, napapabarkada yung mga bata. May current client ako ngayon, Ms. Shari, Ma'am Sela, no, na ito yung kanilang problem actually. Mayaman sila. Hindi ko lang mapapanood nila ito, baka i-share ko rin ito sa kanila. Opo. But I sought permission. Naging very workaholic ang mag-asawang ito because they need to provide, they need to secure the future of their children. At naging the Lord has been so good sa kanila. Opo. Pinagpala yung kanilang kabuhayan, naging okay yung kanilang pag-asawa, dumaki sila sa church. Pero nakaligtaan nila na yung kanilang mga binatang anak ay lumalaki na at nagtapos na ng kolehiyo, ngayon magkukolehiyo ng isa. And they have come to realize they are distant with one another. Hindi pala sila sabay kumakain. Tapos hindi na kukonsulta sa mga desisyon, hindi alam ano yung mga balak gawin sa buhay. Now that the child is already working, sila'y tumatanda na, they've realized they have missed a lot of quality times in the family. So ngayon ang ginagawa, baka makatulong sa mga kapatid natin, ano, nagsig sila ng family counseling. No? Kahit walang pressing problems or stresses yung mga bata, ang lumabas ay parang coaching. No? Na huwag ka mag-ala, not because you're problematic, yeah, that's why I'm bringing you to counseling and test it. No, tingnan nyo muna. At sa tingin ko sa pagkapahintulot ng Lord ay naging okay yung mga first two sessions namin sa dalawang bata. They did not feel that they are really problematic kung bakit sila nasa counseling center. And they found a kuya in me, at the same time journeying with them, facilitating questions, not me showing interest, at kinocommunicate ko yung aking mga natutunan sa mga magulang, and then itatransmit ko, naibigan ko sila ng mga directive counsel, how to facilitate when you are in the house. Tapos, they are now being taught how to schedule a trip, no, outside the Philippines, and then celebrate yung mga meaningful events sa kanilang mga pamilya, and then they go to church together now. So slowly but surely, with the help of counseling and family therapy, at the same time, I being able to listen and learn from the best practices of other people, at tapos being patient then because hindi naman siya isang approach mo lang o isang attempt lang ay okay na. Nagkaroon ng mga several attempts but failed. But again, they were very persevering. Naging consistent sila sapagkat alam nila na it takes time, no, to build and reconnect with the children again. Mm-hmm. Sir Archie, paano naman po yung mga OFWs po natin na namumroblema? Kasi yung nabanggit niyo po kanina, no, paano kapag malayo yung magulang and then yung bata, hindi talaga nila... Yes. Sabi nga nila, mas naaalagaan nila yung anak ng ibang tao kaysa sa
anak nila. Kaya lang, Sir Archie, wala talaga silang choice. Gusto nilang mabigyan ng magandang buhay yung kanilang anak. So, talaga nakikipagsapalaran sila. And ang balik nun, Sir Archie, is nagtatanim ng sama ng loob yung mga bata. Yung ilan, Sir Archie, may mga ilan talaga na tanggap nila dahil alam nila nahihirapan yung kanilang magulang. Pero may mga ilan po na nagtatanim ng sama ng loob. May puwang, Sir Archie, sa kanilang puso, no? Paano niyo po i-handle or ano po ang masasabi niyo po doon, Sir Archie? Alam mo, Mishari, nagkaroon ako ng mga several cases na ganito. Kasi ang Amara, meron din kaming payong OFW. Opo. Because the Lord has been so good in sending me sa Europe and Asia. Talagang dami kong mga encounters and I brought this up sa mga kasamahan kong resident counselor sa Amara. Sabi ko, we have to reach out sa mga kababayan natin na walang access to Filipino contextualized counseling, especially when parenting while abroad o kaya ay nasa ibang bansa na na-inculturized na, ano. Ang napansin namin talaga, ano, driven by sustaining or providing mga physiological needs sa mga bata, which is valid din naman, no? Natural para pakainin, pagtapusin sa pag-aaral dahil, nagiging limited kasi yung mga access to resources o employment opportunities sa Pilipinas. Kaya parang hindi mo rin talaga sila masisi. Unfortunately, nagkakaroon ng mga konting neglect o parang unmindful sa oras o kaya yung mga supposedly rigid at routinary parenting, online parenting, ano. Suggestion ko dito, always realize na we can always maximize the benefit or the blessing of social media, no? At the tip of our finger, we can video chat, we can connect. Tapos sa isang client ko, halimbawa, who is based in Bicol, I advised her very recently na kapag ka kumukunik ka, huwag laging pinupulis yung anak, no? Huwag laging pinupulis. Ba't lang grade mo? Kaya ba't late ka pumasok? Ganyan. Yung sa pangumusta will have to be intentional. What was the highlight of your week? So, yung intentionality, the regularity ng pag-virtually connecting with the child is very important. Tapos, nare-respetuhin na, diba, yung mga private time sila na hindi laging very imposing, hindi laging pagalit. Kasi yun for the meantime, ang pwede nating magawa dito eh. At kanarabihan din sa mga testimony sila, walang material na bagay, pwede mag-compensate o humalili. Sa oras dapat halimbawa na dapat nandiyan yung mga magulang natin. Gusto ko rin sabihin na hindi madali para sa mga bata ang isuppress yung kanilang pagtatampo sa mga sama ng loob. Maraming mga pelikulang na panood na natin sa ganyan, tsaka mga experiences kung bakit yung mga teenagers ay nag-asawa ng maaga, no? O kaya ay talagang nawala ka ng virginity o kaya nahalupilo sa mga prohibited substance o mga substance abuse. No, yun ay mga uri ng mga acting out because they are rebelling sa isang situation na hindi nila na in-expect na mangyayari pero nangyayari. Nawala sila ng sense of direction. Hindi naman lahat ng bata ay matalino para maunawaan yung ano eh, no? Kung bakit ang mga magulang ay nasa ibang bansa. At hindi rin talaga minsan ma-meet o ma-bridge yung gap na yan. The parents are driven to provide sa schooling or future ng mga bata pero nane-neglect nga itong mga socio-emotional needs and attachment. So if in the occasion ay may mga bata na hindi pa rin talaga ma-connect 'yon at parang may mga inadequacy ng mga ng support, halimbawa ay mga tiyuhin, tiyahin o lolo o lola, ay pwedeng i-consider halimbawa sa isang na pwedeng umuwi from time to time kung kaya ng budget or resources, no? Kung minsan isang case ko ay in-invite, punta ka dito halimbawa kung malapit lang ang Taiwan at Singapore, ay pinatikitan and then spend 1 or 2 weeks yan habang naka-school break para ma-recompensate o kaya yung mas mura yung magulang yung uuwi dito sapagkat may iwan yung trabaho pero maximum alam ko niyan yung mga 2 years ay umuwi dapat. Lalo yung mga nasa seaman, yung mga nasa barkohan, no? May mga 8 months to 10 months o 1 year umuwi kagad sila. So, ang bilis lang ng panahon ngayon. So, kahit sa paano nakaka-cope o for the lack of term, nakakabayad for kung talagang lack of a better term, na ma-miss yung mga lapses na hindi na hinahanap din talaga ng mga bata. Do not think of yourself na talagang magtumatagal sa ibang bansa kasi the days are really running so fast at may mga lumilipas sa panahon din natin kayang balikan. It's a question of values pa rin. Kung ito ay economics, ito ay mga finances, medyo mahirap talagang anuhin yan, medyo mahirap tugunan. Pero find ways, no, mga therapeutic at mga workable. At sabi nga na iba, best effort to still be attentive to the child
Pero what is having, what is the issue here is that I need a parent, I need a significant other, I need a companion. No, I need someone to care for me. I need someone who will understand me, who will journey with me, especially sa mga transitions o yung mga yugto ng buhay ng isang bata o kabataan na ideally nandiyan yung mga magulang. Oo, yung graduation, 'di ba? Family day. Yes, yun yung mahalagang occasion para sa mga bata ngayon. And Sir Archie, na-mention na po natin yung about sa pagiging sa discipline po ng mga teenagers ngayon. Ano po yung masasabi niyo sa mga teenagers naman po ngayon na sobrang bastos, kumbaga very disrespectful? Ano po ba ang kailangan po na approach para sa ganong attitude po ng mga teenagers ngayon, Sir Archie? Okay. I'm not sure if this is still parang workable, pero sa akin ang pinoproposal ko si lagi ay maging introspective o maging reflective. Saan nakuha ng batang ito yung ganung klaseng pagtugon na pag-respond sa iyo? No? Mm-hmm. Ito ba out of anger? Ito ba out of frustration? Mm-hmm. Ito ba out of revenge or act out? O ba ito nakuha sa labas? Ito ba ay parang naging katanggap-tanggap sa labas, ay baka tanggap-tanggap dito. Pero oftentimes sa aking pagsusuri dito, ito yung mga inner turmoils, ito yung mga inner problems or mga tensions sa puso at kaisipan ng isang teenager na naghahanap ng pagkakataon para ito ay lumabas o maibulalas, no, sa mga target ng mga adult o mga magulang, for example, kaya nagiging bastos, no? Yung pala meron silang mga kinikimkim na mga sama ng loob, pagtatampo na hindi na pagbigyan, hindi na unawaan, o para talagang dinisiplina na maybe ngayon ay baon-baon, patagahan tayo ng pagkakataon, ito yung maproseso. So, understand first, no? Sa mga magulang, ang payo ko, mga kapatid, ay talagang learn how to suspend your tendency to impose your authority and discipline and hurt back with hurtful words. No? Kaya sampalin, o kaya isang bunutan, o tadyakan, o palayasin. Kasi ito ay driven by strong emotions to capitalize on our authority. Pinapakain pa kita, pinapalamon pa kita, wala kang utang na loob, nasa na noon palang piningot na kayo, pinindot ko na yung ilong mo. Di ba ganon? Gagantihan natin ang mga masakit na salita because our ego is offended. Oo eh. Yung ganun eh, understand where is this coming from. Kasi baka merong pinanggagalingan yan na hindi natin alam, but the child does not also know kung paano siya i-process. So mag-evaluate, mag-assess, to huminto, at try to regulate. No, hindi just basta control. Try to regulate the emotion because the most important here is how do we save or how do we redeem or parang restore the relationship that's now being threatened. Okay? Importante yan. But of course, pangalawa, Ms. Shari, sinasabi ko rin dito na pagka pahuhupain natin, no, yung escalated emotions at a given time pag sinasagot na halimbawa. Kasi posibleng ito yung nag-act out. Baka kami sa nakainom. Opo. No? O kaya ay parang galing sa isang stressful situation sa eskwela, hindi natin alam. Binigwas ang kagad natin, sinalubong kagad natin ng ganito. Talagang what do you expect? When a people is stressed, so naturally, wala sa wish yan para maging kalmado, maging relaxed. So timing din para sa ating mga magulang. Hindi ko sinasabi lagi tayong nag-a-adjust, ha? Pero sinasabi ko lang, if we can do something to rescue our children and your relationship, eh, gagawin po natin sapagkat may nasa advantageous state tayo na mas kaya natin maintindihan. Maintindihan, no? Mag-postpone. No? Postponement is one good psychological program here na pwede kong hihinga tayo, no? Para ma-regulate yung ating tendency to explode, to hit, or to retaliate. No, sa ngayon, itong kabastusan ng ating mga anak. Kasi posibleng ito ay acting out din. Ms. Shari, tsaka Mamsel, may tinatawag din kami, halimbawa sa counseling at sa psychology na yung nervous system reset. No? Ang nervous system reset, ito yung kapasidad ng isang tao to be aware sa kanyang strong emotions sa talaga sasabog na, maging volatile. Pero ang nervous system reset, gagawa tayo ng hakbang para mag-back to zero, para hindi tayo bibigay sa isang very dangerous na response sa pamagitan ng malalalim na paghinga. No, malalalim na paghinga. Gumagamit kami dyan ng counting, yung 6-5-9 breathing technique para yung mga magulang o para yung mga mahal sa buhay na tendensing patulan, gantihan, suntukin o saktan o magsalita ng masakit na salita ay medyo mareregulate natin. So, hihinga ng malalim, unang 6 na segundo, humihinga, dahan-dahan, tapos
pahihintulutan ay yung hangin ay nasa loob ng ating sistema, ng ating bagat, sikmura, ano na siya, ano, sa loob ng limang segundo. At sa loob ng limang siyam na segundo, ito ay dahan-dahan nating i-release, no? Dahan-dahan hanggang ang muscle natin ay unti-unting nagde-decontract at nagiging na-relax. And do it again for the second time and you will realize a lot of emotions are now being regulated because you have allowed your muscles and so much oxygen are being brought forward to the brain para hindi tayo bibigay sa mga strong emotional urges and impulses natin. Okay, and Sir Archie, dahil nasa teenage attitude naman po tayo, paano naman po yung mga bata na nagsastruggle po with identity crisis naman po? At kumbaga nakikwestiyon na nila dito yung mga choices nila sa buhay, diba? And yung passion nila na gusto nila, yung passion na gusto nilang gawin, andiyan na yung anxiety and yung relationship nila sa bawat tao. So paano ba dapat mag-deal ang kabataan ngayon with identity crisis po, yes, Pastor Archie? Kung yung ano, no, isa sa mga medyo malalim na issue yan na dinidil ng mga kabataan kasi ano eh, they try to mirror what is acceptable or what the society is hailing o parang pino-worship na parang para maging acceptable. Isa sa mga bagay yan. If the parents were for the lack of time, nagkaroon kapabayaan, whether sinasadya o hindi, o hindi nagkaroon ng mindful parenting, at di tayo nakapag-demonstrate bilang good example, so do not expect that these children will behave according to your expectations when in fact you have not modeled it to them. Hinahanap yan sa iba. Hinahanap yan sa mga tiyuhin. Hinahanap yan sa mga nagpapaaral, halimbawa ng mga lola o tiyahe na sa ibang bansa. O kaya naman na isang teacher. O kaya naman na isang kamagagawa. So kumokopya kasi, you know, yung tayo. Ano ba yung gusto ko kasi na version? And see, who is my model? No? Who is it that I want to be when I grow up? So, yan ay again call for honest evaluation. Opo. Pag nahanap yan sa iba, halimbawa, naging model, ay kung sa tingin mo, wala na masyadong damage ito, eh di baka pwede nating tingnan, baka pwedeng okay, pahintulutan, for example. And then try to rework how to make assess or improve your parenting style. No, your parenting style. By competing or challenging o sisiraan mo, yung kanyang kinoconsider na model may not be helpful at all. Dahil sa kanya, ay ito yung kasing image na gusto kong maging eh. No, yung kanyang paraan ng pumubuhay, yung kanyang katalinuhan, yung kanyang pagiging organized, yung kanyang pagiging faithful, hindi niya pagiging nagger, yung kanyang pagiging listening, ayun pala yung hinahanap ng bata. So, nakita niya yun sa iba na absent sa'yo, so yun ay isang constructive way to realign or maybe change the way how you parent or you model, intentionally want to model for your children. It may be for a while, actually. Time changes, ano? Sa buhay natin, maraming pagbabago. Hindi lahat ng bagay sa buhay natin ay permanente. Mm-hmm. So, there will always be tomorrow. There will always be a chance. So, do not sulk or withdraw and be hopeless. But try to find ways how to improve. No? Find time to connect meaningfully and constructively. It's not too late. No? Win your child back. No? By connecting, by intentionally making yourself available, making yourself reachable para sa kanya, and then slowly demonstrate to the child that you are changing. Okay. And Sir Archie, sa mga parents naman po na nanonood ngayon, marami po kasing nag-comment dito po sa post namin, ano, alam po nila na may mali sa anak nila. Like, alam nila na ina-anxiety yung anak nila, mm-hmm, hindi lagi lang daw nasa kwarto, hindi naglalabas ng sama ng loob sila, sa kanila, natatakot sila baka may depression. Hindi po nila alam kung paano i-approach yung kanilang mga anak. Or paano a-advise on what to do because it's not healthy anymore. Mm-hmm. It happens a lot of time, Ma'am Sel, tsaka ano, no, Ma'am Shari, kasi yung isolation at withdrawal symptoms na yan can become very threatening or scary because baka mamaya may lubid na pala. Oh, of course, trigger warning tayo dyan, no? O kaya parang may ginagawa na hindi natin alam. So understand, bakit kaya naging isolated? No? Ang pwede natin gawin talaga dyan, ensure that they're eating on time hanggat maaari sleeping on time. Okay? And then do not scold them or do not parang reprimand them kasi baka pwedeng matrigger lalong lumayo yung loob. Kaya parang make a contract. Ang tawag din ay contracting. Can you please just open your door? Ganyan. Do not lock it. For example. O kaya parang make sure that the child is being invited to eat with you. O kaya naman ay parang the child is being engaged pa rin somehow.
Kadalasan kasi, no, mga ma'am, meron pa rin tinatawag ng mga alliances inside the family. Sino sa mga kapatid o miyembro ng pamilya ang medyo malapit siya? Opo. Kung hindi ikaw, someone else, maybe ang kapatid o bunso. O kaya parang yaya, for example, ano, ganyan, lola, love child, nakasama sa bahay. Capitalize on that. At pwede tayong makapagtulungan sa ganyan sa napaka-paano it na nakaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan na okay pa rin siya kahit may mga ganun lang din. Then ask the child, what is it that I can do for you? May kailangan ka ba? Mm-hmm. Offer mo yon. Sumagot o hindi, at least parang nakapagbigay ka ng isang option, I care, I notice that you are withdrawn, that you are isolated. Pang-apat, pwede rin naman, kung kilala mo yung mga kaibigan niya, ay makipagtulungan. Ito yung mga collaborative work. Kasi parang the child is so shielded, the teenager is so shielded that the child chooses not to tell you. So baka yung mga kaibigan niya na kilala mo ay pwede makipagtulungan. Mm-hmm. Na hindi kinakailangan OA. So you will get information that are pertinent at yung mga kailangan niya. Hindi mo alam, meron palang bagsak, no? O hindi mo alam, yung pala siya yung na-busted ng kanyang girlfriend o boyfriend, hindi mo alam. So ikaw na papagalitan mo, yun na double jeopardy, you know? O na lalong nalalakaas na yung kanyang sugat at sakit na. So it pays to a little bit be observant, to be vigilant, and to be very considerate and careful, no? And be very cautious then para sila ay hindi naman tuluyang mamismanage sa kanilang mga isolation at withdrawal tendency. Be patient with the process, no? It will pay, no? Remain mm-hmm. to be there, be as consistent as you can, and of course pray for your child. Ayun. Ito, pray pa rin siya because alam mo na ultimately the Lord is at work sa kanya, and you mm-hmm. trust the Lord completely that he will take good care of your child. Yes, opo. Maraming salamat, Pastor Archie. Ito po, yes. Meron tayong question from the viewer. Yung eldest son ko po is suffering from depression. Limited po ang pagsabi niya sa akin ng mga problems or nararamdaman niya. Pero hindi po kami broken family. Pero mahirap pong i-explain. Ayan po, Sir Archie. Siguro yun, opo. Okay. Ang depression kasi, neurochemical imbalance yan eh. Ibig sabihin, imbalance ng cortisol, dopamine, tsaka isa pa, oxytocin, ano, at apat yan actually, neurotransmitters in the brain. Kapag there's a neurological imbalance, nahahamper, yun na nawawala ng kakayahan na makapag-isip ng maayos o tamang isang taong may depression. Kaya kadalasan dyan, sinasangguni sa isang counselor o sa psychotherapist at eventually, kung kinakailangan na dalhin sa psychiatrist para sa gamutan, para kung ito man, pharmacological case, ay baka kinakailangan. It's good to know that you pinpointed that you are not a broken family, pero alam mo na ito'y depression na posibleng genetics or acquired. So magandang alamin dyan, bakit, paano niya na-acquire? Ano yung mga nangyari sa buhay ng aking anak kung bakit siya naging isolated or withdrawn? Itong depression na ito ay maybe moderate to severe, pero ang mahalaga dito ay yung availability nyo to be around and offering them, what can I do for you? Ano pwede ko maitulong sa iyo? Ay hindi talaga yan nawawaglit. At yung mapagpansin sa kanya yung mga physiological needs like pagkain, panliligo, pagtulog, at pagkilos, hindi lang nakalugmok sa isang pasilyo o sulok ng kwarto, ay medyo binabantayan pa rin talaga, babantayan pa rin natin yan. Hindi kailangan OA, no? Mm-hmm. Kasi lahat naman tayo posible magkaroon yan. Minsan naman kasi, ito ay isang sadness lang, hindi naman talaga yung deep-seated depression per se, no? Na nagkakamali tayo na parang ang depression kasi dapat at least 14 days siya na nagiging dysfunctional ang isang bata at nagiging nawawala ng gana sa mga bagay na ibibigay sa kanya ng interes o kasiyahan, 14 days siya. Kung wala namang 14 days, so to consider that state as a normal sadness. Pero pag lumapas sa 14 na araw, lumalaki pa ibang mga sintomas o mga senyales, ay tsaka pa natin pwedeng tawaging depression. But now, mukhang sa term po ninyo, depression, iisipin ko po na ito ay mukhang diagnosed. So, sangguni po sa isang professional, counselor, therapist, para po talaga mabigyan ito ng isang outside the family program para ma-process siya mentally at ma-process siya emotionally, na kadalasan ay because of the neurochemical imbalance kung bakit hindi nagiging nakapag-isip ng tama, hindi nakapag-rationalize o nakapag-function accordingly. Okay. Mm-hmm. Sir Archie, ito very interesting po yung question. Mother po ako ng 17 years old na son. First son ko po siya sa dating partner ko. Sa ngayon, may sarili na po akong family. Nasa mother ko siya nang mula maliit.
nang mula maliit hanggang last year, naging pasaway. Kaya hiniwalay ko siya ng house para mabigyan siya freedom. Kasi feeling ko, kasi baka feeling ko gusto niya ng freedom. Kaso, ang nangyari naman, parang mas lumala pa yata ngayon na mag-isa na lang siya. Hindi nakikinig sa mga sinasabi ko, sa mga maliliit na bagay na paulit-ulit sinasabi, hindi pa rin niyang ginagawa. Sa ibang tao, okay siya. Pero pagdating sa akin, hindi madalas ko siyang pagsabihan. At kapag pinagsasabihan ko, ay nagagalit pa. Ngayon, hindi ko siya kinakausap kasi last month nang tumatawag ako, ay pinapatayan niya na lang ako ng phone. Alam kong may pagkukulang ako kasi wala ako sa tabi niya, pero lahat naman ginagawa ko para mapalapit siya sa akin. Madami din kasing nangyari. Hindi ko lang maintindihan kahit sino ko mausap sa kanya, hindi siya nakikinig. Ano po ba ang magandang way para mabago ang ugali na sana niya? Salamat po. Nako, yung ganyan mga uri ng case, Miss Sherry, isang compounded case sa counseling. Kasi number one, nakita ko talaga dyan yung acceptance, no? The fact that siya ay pinagpasapasahan, yung feeling unwanted, no? Okay. Kanina, yung previous discussion natin ay sa mga bata na parang dahil kulang sila ng mga formative attachments sa kanilang mga primary caregivers, kapag siya ay lumalaki at na-exacerbate o lumala yung ganung uri ng mga mental, mga socio-emotional nila, issues with the identity, yung not being loved, not being wanted, baon-baon nila yan paglaki eh. Hindi nakapagtataka, karamihan sa mga nahahandle ko ng mga teenagers ngayon ay mayroong mga abandonment issues. No? Opo. Karamihan, yun ay pinakalaga sa lola, naglipat na, bawa, produkto siya na naghiwalay na mag-asawa, katulad niyan, yung ating listener, caller, ano? Normal yung nangyayari kasi parang pinagpapasapasan. So, nobody wants me. No? Kanino ko say, parang lilipat-lipat, tapos walang permanent, and then kung mentras ako ay kinakalinga, pinapakinggan, inuunawa, ako ay pinapagalitan, binibigyan ng mga instructions. Mag-aral kang mabuti, ayusin mo buhay mo. Ganyan, di ba? Ganyan lagi. Para kung di ka mag-ayos, sino patulong sa'yo? Pasalamat ka, nagpapakaganda ko ba yung nanay mo, nagtatrabaho para sa'yo? Pero what about me? Do you even understand what's happening to me? What's happening inside of me? Do you know that I'm struggling with love and acceptance and being wanted? May sense of belongingness? No? Sa hierarchy of needs, si Abraham Maslow, yung the need to belong and security is very, very important. Pangalawa na yan sa mga physiological needs natin. Kung ito'y madedeprive o ma-absent o parang may pagkakait sa buhay ng isang bata, do not expect the child to be functional. So anyway, this is happening na, ano, lipat-lipat, may sa previous partner, medyo matagal ang work ito, if I may be a little bit straightforward. Opo, opo. No? Huwag laging ipapamukha sa bata na parang dinagawa ko lahat. Kasi parang totoo, kung ginagawa mo lahat, what about me? What happened to me? Where were you? Nasaan ka? Kasi depende sa edad pa rin yan, Bishari, Ma'am Stella. Yes po. Kasi sa likas sa mga bata at mga teenagers, yung pagiging self-centered, no? Hindi pa kayang unawain yung sakripisyon ng mga adults, ng mga magulang, kung bakit kailangan sila maghiwalay yung mga nanay at tatay niya. No? Mm-hmm. Kung bakit kailangan iwan muna siya sa lolo at tola niya, hindi pa lang unawaan yun eh. Sa kanila, ang focus ngayon, malungkot ako, sad ako, iniwan ako, abandonado ako, na-rape ako, na-abuse ako, hindi ko pa kailangan. So, nagka-capitalize sila sa kanilang emotional state, mental state. It takes a lot of consistency para dyan sa nanay na ito na tumawag. Ano? And, bigyan mo ng allowance yung bata to deal with the pain and to normalize yung kanyang tampo hinanakit sa iyo. Legit yung pagtatampo na yon. Okay, legit yon. But it takes time to process that, especially as you become patient that your child would also grow. No, sa kapag tumatanda siya, the child will begin to realize kaya pala ginawa ng nanay ko yon. No, nagkakaroon ng sense. For example, you cannot take it away from your child to struggle with that feeling or state dahil hindi naman niya ginusto ito at kulang pa yung kanyang mental maturity to understand the whole process. Mm-hmm. Be consistent, be present, understand. Hindi pwedeng i-compensate yan ng pera, laruan, damit, uniforme, papunta ng Enchanted Kingdom o sa pang theme parks. Yung mga lapses that only you can give and provide. Darating yung panahon, ma-reconcile din pag umuwi ka. No, just be patient. Yung mga disgusto, yung pag-push away. Pero totoo talaga yan, that abandonment issue will also result to wanting you. No, para magkaroon ng mga, yung pagre-reconcile. No, pagka ikaw nag-decide na bumalik o kaya ay parang periodically uwi ka sa Pilipinas to win your child back. And then find a significant other. Kadalasan, kapatid mo yan eh. Kadalasan, mga extended family members will be there,
who will journey with your child and eventually little by little explain kung ano yung sinangyayari. Bakit hindi pa pwede kayo makauwi? O bakit, what is the struggle of your mother? No? At i-affirm yun, no? Ibabalansihin yan, hindi para gatungan, susugat, ganyan talaga yung nanay mo, eh, no? Kasi, so, you find a significant other to para maging pseudo-parent, no? Kung talaga ngayon ang isa sa mga pinaka nakita natin dito na remedy, para hanggang sa dumating yung araw that you can finally be present with your child. Ayun. And ito na, Sir Archie. Ito na yung mga inaantay ng ating mga viewers from Wanted sa radyo pa kay sure. Senator. Ito na po, dito na po mapapasok, no, yung isang katanungan po. Advice po sana sa mga bata na aware po sa hiwalayan ng magulang. Nako, ito na yung mga wanted sa radyo. Kasi, yes. Kasi napapansin ko po, nag-iba ang behavior ng eldest ko simula nung nalaman niya yung ginawa ng papa niya na ng babae. I try to explain things naman sa kanila and most of the time, dinadivert ko attention nila para hindi nila maisip yung sitwasyon na ganito. Seeking advice lang po, baka po kasi sobrang maapektuhan yung mga anak ko. So ito na po yung mga nahi-witness na po ng mga bata, yung away at iba nga problema ng mag-asawa. So paano po ang approach natin dito, Pastor Archie? Oo, kung yung ang approach dyan ay nagbabago depende sa edad o capacity ng isang bata na maunawaan why the parents will have to be separated. Mm-hmm. No? Iba-iba pa, there are different approaches, gentle approaches para abutin yung mental capacity ng isang bata na maunawaan why this had to happen. But of course, sa case namin, mga counselors, mga therapists, kapag kami mga physical abuses na nawiwitis sa mga bata sa bahay, magandang magkaroon ng mga temporary separation kung hindi na ito irreparable. No, para may mga psychological damages and abuses, hindi lang sa both parties, meaning sa mag-asawa, at ito yung mga psychological impact sa mga bata, eh, hindi na magandang ma-expose sila sa ganung uri ng dynamics sapagkat meron at meron talaga itong mga danyos at mga dagok at bansa kapag sila ay lumalaki na, mag-a-act out yan. For the lack of term, gagamitin ko yung pasaway pero iniiwas ng salitang pasaway. Mag-manifest yan eventually. Depende sa edad. Ano? Pangalawa, we have to understand that the child will be going through the period of anxiety. Anxiety ay pagkabahala, pagkatakot, what's gonna happen to me in the future now that my parents will keep on fighting at mukhang mauwi sila. Naulinigan ko the other night at sila ay mag-iwalay na, mag-file ng case, magpapa-annulment, o kaya talagang mag-baal sa baluta na si nanay. So the anxiety is dawning like a flood. No? Parang what's gonna happen to me? Yung mga tanong na ganyan, kanino ako sasama, kanino po there, what about aso namin, mag-aaral pa ba ako, magkakabalikan pa ba sila? I saw my father walking sa mall, for example, na may kaakbay, nung nag-aaway sila, pinagdidiinan ng nanay ko na may kabet o kirida yung mga tanong na yan, ano? Parang bakit ganon? No? Tapos paglaki niya, pag hindi na proseso, posibleng ang batang ito ay magpapalit-palit ng relasyon, posibleng papalit-palit ng asawa. No? Opo. Kaya ito isang bagay na natatransmit sa mga family dynamics na hindi na apuha, hindi natugunan sapagkat nung bata pa lang sila, na-expose sila sa ganitong klaseng problematic situation. So ang maganda rito, kung may mga psychological implications at mga damages sa bata, ano, both parents can talk to the child. Pwede silang pwede lang pag-usapan ito. Explain to them, pwedeng magkahiwalay muna sila o pwede magkasama sila. Again, depende sa yung age appropriateness ng bata, ano? Opo, opo. Tapos, pwedeng bigyan ng assurances ang bata. Because of ganito, hindi na kami nagiging masaya, hindi kaya pa nagkakaroon kami ng sakitan, pero please know that you are important to us, mahal ka namin, hindi wala kasalanan sa iyo. Kasi minsan, ano, Ma'am Shari, Ma'am Sel, sa mga na-encounter ko ng mga bata na may mga magandong mga issue, they tend to blame themselves. Mm-hmm. Sinisisi nila ang kanilang mga sarili. And I even had a case, nag-self-harm, yung lalaki. Opo, opo. Kasi iniisip niya, ako ang dahilan kung bakit nag-aaway sila. Kaninong responsibilidad, sinong papaaral sa akin. So kung ako palang dahilan, no, ay manapa, ay mamatay nila ako para magkabalikan kayo. No? May case pa ako sa isang sitwasyon, sa isang very prestigious school, yung bata, kanya naging act out ay nagpakadalubhasa sa eskwelahan. Nagpakarunong talaga. Kasi iniisip niya, pag na-honor siya, pag na-recognition, both of the parents will be reunited. And both of the parents can be brought back together so they can be proud of him. So gagalingan niya. Yun pala, ito isang uri ng act out o isang attempt niya
na pagbalikin ng kanyang mga magulang. So again doon sa ano, kausapin, no, na bigyan ng mga assurances sa mag-aaral ka pa din, at para magkakaroon kami ng we make take turns sa pag-aangalaan sa'yo, pagbabantay, pangalaga sa'yo, o kaya naman na pwede kang mamili sa nung mag-stay ng longer, kinakailangan. Tapos ang tanong pa dyan is, so yung kinakasama mo ba tatay, tatawag ko na siyang mami o tita? Ganyan, di ba? May mga tanong pa yan eh. Parang, may mami na ako. Parang no one can replace my mami. Naku, yan din yung isa sa problema, Sir Archie, no? Yung kikilalanin na yung, paano let's say, bago. Paano mo papakilala yung bagong girlfriend or boyfriend mo? Hindi rin kasi maganda na, ideally, pagka ganun talaga dun sa isang mother na who is not yet committed to another party. Kasi parang maka-confuse yung bata eh, na parang, it's supposed to be my mom. So magkakaroon ng mga nuances siya at mga tension between the madrasta and the child. Dahil you're not my mommy anyway, so you don't have the right to tell me what to do. Should be my mother. I want my mother back. I want my mother. So parang kawawa yung madrasa rin naman. So yung stepmother din naman will have to struggle, and how, kahit sagustuhan niya tumayo bilang pangalawang magulang, but she will never be a mother because there will only be one mother. Kung iisipin, ano? So, susuriin ng maigi ang bagay na yan, ano? Kung may ensure natin the child can still function sa eskwelahan, the child can still play and go outside and still go on with his social life, kung saang puder, halimbawa siya posibleng ano, ay pwede natin i-consider yun very seriously. And the periodic support and physical appearance of both parties, whether kung saan siya mag-i-stay, should be guaranteed. Kailangan maano po yan, talagang maiko-communicate at may assure natin sa bata. Pag birthdays, both of the parents can still show up. No? Pag mga anniversaries, ayan, graduation, pwedeng-pwede pa rin yan. It seems to have been working sa ilang karamihan sa mga context natin, especially in the course of time that the child now understands why they had to separate. At kailangan silang maghiwalay. It's a process, my friends. It's a process, mga kapatid. Ayan. So, and ito, Sir Paul, kasi marami na rin pong nagtatanong, paano po ba mako-convince yung mga anak nila na pumasok po for counseling and therapy? Kasi, syempre, yung mga bata, hindi ko kailangan yan, ganyan-ganyan. So, paano natin mako-convince po yung mga anak po or yung mga bata? Okay. Itong pandemic, isa sa mga tinuro sa atin ito, ano, nagkaroon tayo ng kamalayan na pahalagahan at bigyan pansin ng ating mga mental health. Hindi ibig sabihin, maluluwag ang ating tornilyo, meron tayong saltik, o meron tayong mga problematic behavior, yes, tayo po. May toyo, may kililing na, ano, hindi, unti-unti natin na ituturo at ay kakampanya sa panahon ng pandemic. Naalala ko si Dr. Beverly Ho ng Department of Health, ang kanyang pakiusap dito, Ma'am Shari tsaka Ma'am Sel, ay magkaroon tayo ng tinatawag na democratization. Ang democratization, nananawagan siya sa lahat ng mga ahensya ng ating sosyedad na lipunan, halimbawa eskwelahan, simbahan, mga NGOs, mga local government, mga institutions, ganito mga radio programs, for example, mga online, mga virtual apps na susugan natin yung pangailangan, pahalagahan yung mental health. So mga awareness campaigns, mga advocacies that we all need to take care of our bodies, our brain, our connection, our spirituality para pangalagaan yung ating functional. So there has to be mga psychoeducative awareness and campaigns na kung nasa eskwelahan, so parang tinuturo ito ng mga advisors, ng mga guidance counselors, nakikita natin sa mga social media apps, mga artista, no, na mga influencers, na I have depression but I can be okay. No, it's okay to consult your counselors. It's okay to seek psychological intervention. So normalizing it by capitalizing on significant people in the society is also very beneficial. So, minsan ginagamit namin yung coaching, minsan ginagamit namin yung processing. Hindi kinakailangan parang mga pag sinabing counseling ay treating some disorders, no? So ngayon we are beginning slowly but surely entering that normalizing that we need counseling from time to time to process, to approve, to encourage, to make sense, and to ensure that we are okay, we are functional, we are heading to a direction towards social, no, holistic development. Sir Archie, baka pwede niyo po ding sabihin po kung ano po yung mga projects po at ano po yung mga ginagawa po na ng Amara po para po matulungan po yung ating mga kababayan. Yes. Baka may mga upcoming projects po kayo, Sir Archie.
Of course, ang Amara Counseling and Training Center, isang kalipunan nito ng mga professional, licensed counselors at psychotherapists na naglayon po kami magkaloob ng mga holistic na mga programs at development sa mga bata, sa mga teenagers, mga adults, couples, no? Sa isang community, sa family, sa mga manggagawa, sa BPO, sa mga teachers sa eskwelahan, sa mga volunteers, yung mga tao na halimbawa bata at mga tao halimbawa na nagkaroon ng mga trauma, may mga issues ng depression, anxiety, disorder, mga produkto ng hiwalayan sa mag-asawa, mga manggagawa na nasa ibang bansa at may problema sa kanilang pagmamagulang, mga nagko-cope up mula sa nag-move forward mula sa kanilang break up, for example, o kaya nagkakaroon ng mga depression dala ng katandaan, o kaya ay parang nagkakaroon ng kailangan ng ganito mga ano, pahintulutan po ninyo ng Amara ay maging kabahagi po ninyo sa pag-journey o pag-navigate ng mga pathways towards healing. Nag-i-employ po kami ng psychological and spiritual programming sa mga kababayan natin here and abroad para ma-ensure that we can be okay, na naninumuhay tayo sa isang very uncertain generation, sa generation na maraming na AI nandiyan na, robotics, tapos we are threatened by wars here and there, but we can still, no, be aware to take care of our bodies, our mind, our relationship, and our faith in the Lord para tayo ay lumalaban, nagiging very resilient. Tapos sa mga programa po natin, whether one-on-one counseling, group counseling, family counseling, marriage counseling, at mga seminars and webinars na aangkop sa inyong pangailangan bilang individual, pamilya, at grupo sa ating lipunan. Ang Amara po ay pwede po ninyong ma-access sa karagdagang mga pagbubuk ng mga inquiries, mga reservations, at other mga perhaps mga ano na mga paglilinaw sa pagitan po ng aming Facebook fan page. Ito po ay Amara Counseling and Training Center, AMARA, at malamang nandiyan po yan sa ating screen. Nandiyan din po ang ating contact number, but sa panahon ngayon na lahat ay can be accessed via social media, mas madali po via Facebook, no? At ang aming center po para sa mga face-to-face at mga on-site na mga seminars at mga counseling sessions ay matatagpuan po kami sa number 3, Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Mas kilala po yung lugar namin as Don Antonio, district po ng Quezon City yan. At marami din po kami mga maliban po sa station na ito ay meron din po kami mga radio programs sa iba na nag-offer po kami ng mga radio counseling on air, no? At ayan ang sa aming kagustuhan na talaga makatulong sa ating mga kababayan nasa Pilipinas at maging nasa ibang bansa sa pamamagitan ng payong OFW programs. Yan. Ayun. Sir Archie, alam niyo, napakabitin sa oras. Binabasa ko po yung mga ilang questions dito. Kaya lang, mas maganda po siguro, mga kapatid, no, na mag-visit na lang po tayo sa tanggapan po nila Pastor Archie de la Cruz. Nasa screen po ninyo yung address and yung contact details po nila kung nangangailangan po talaga tayo ng tulong, especially sa mga anak natin. Sir Archie, Pastor Archie, kayo din po ay pwede din po for marriage counseling, yung tanggapan niyo po. Oo, definitely. Ano? Meron kaming male married na therapist at meron isang female din. At ang concentration din nila ay para sa mga mag-asawa, premarital counseling, o para mga couples counseling sa occasion na nag-i-struggle, halimbawa sa disorder o kaya mga incompatibilities, o kaya halimbawa nag-navigate kung sila ba ay magkakaroon temporary separation o kaya talagang mauwi o huli, hindi, ano, sa annulment. Except for may mga psychological incapacities at mga threat to life, no? Pinapaintulutan natin yan. Gusto ko rin sabihin na may have a good number of psychologists at mga psychiatrists in contact to ensure that hindi nalalayo at magwa-wander at masasayag yung mga programming natin, ano? At we were here, no, to share generously our expertise and advocacies na para po tayo ay maging ayos at bumuti sa kabila po ng lahat. Ayun. Sir Archie, alam niyo, napakabitin talaga ng mga segment talaga pag ikaw ang kausap. Marami pang katanungan dito. And Sir Archie, siguro baka pwede ka namin ma-invite next time dito na po sa studio namin. Yes. Oo nga.
Sige, I will be happy, no? I will be looking forward sa pagkakataon na yan na makarating po ako dyan, makita ko yung mga kagandahan. Yes! Mag-picture tayo. Yes! And Sir Archie, baka pwede kasi tomorrow naman po ay si Ma'am Marcia, no? Yung makakasama natin. Ito po ay regarding sa anger issues and sa anxiety and depression. Yan, magandang talakayan din po yan. And si Teacher Amara po ay part din po ng Amara. Teacher Marcia po ay part din po ng yes. Amara. Tama po, Pastor yes. Archie. Yes, tama. Isa sa mga resident counselors din na talagang karamihan ang kanyang hinahandle ay mga teenagers at mga bata din. Ayun. And Sir Pastor Archie, baka may gusto pa kayong i-greet. Ay, yan. Ako, ang dami niyan. Ah, sige po. sige po. Go ahead, Sir Archie. Go po. Okay, binabati ko of course yung mga kasama kong mga resident license counselors mula sa Amara Counseling headed by our executive director, si Ms. Rachel De La Cruz, si Dr. Elaine Dison, yung pinaka-senior therapist namin, tapos si Ms. May Gomez na ngayon nakabakasyon sa US of A, at si Kuya Eugene, isa sa mga married Eugene na Villanueva, nakasamahan din natin yan sa counseling. At binabati ko rin yung pamilya ko, yung si Mama Nilda De La Cruz ng happy birthday. November 14 po yung kanyang birthday. At 63rd birthday na po niya. Blessings to you, Mama. At sa kapatid ko, si Cinderella De La Cruz Boni, si Yudin De La Cruz Boni, si Louie yung kanyang spouse. Of course, si Skylark De La Cruz, tsaka si Kay yung kanyang asawa, at maging si Ace De La Cruz na kasama ko dito sa bahay. Maging makapitbahay ko rin dito sa Biyayang Tahanan Homeowners Association dito sa Tomas Manuel Subdivision, Caruhatan, Valenzuela City. Hello po sa inyo lahat sa panguna ng aming presidente na si Kuya Manuel Castillo. At yung makapitbahay ko na nakikinig ngayon, panigurado, no, yung La Rosa Unabia family, si Kuya Ernie, si Ate Lisa, si Heidi, tsaka si Heidi, tsaka si si Grandma, at si Jenna Healy. No, nakikinig din ngayon. Blessings to you, mga kapitbahay ko, at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Of course, yung Christian Gospel Church dyan sa Bagong Barrio, Caloocan City, Pastor Dado Castillo, si Len, sa Ate Gina, yung aming Project Directress ng Compassion Philippines Bagong Barrio. Shoutout po sa inyo lahat, mga kamanggagawa ko dyan. Salamat po, Ma'am Shari, Ma'am Chakas, Ma'am Sel, sa yes. napakalaking privilege na ito. At sana masundan po ito ng live. No? Yes. Episode sa ating yes. sa studio. Anyway, thank you very much, Pastor Archie De La Cruz. Napakalaking tulong niyo po sa show para po maipalaganap, no, na mahalaga po talaga ang mental health sa atin yes. and syempre sa mga anak natin. Thank you very much, Pastor thank you, Archie. Sir. Thank you. You're welcome. The honor is all mine po. God bless you all and God bless this program po. Salamat po. Maraming salamat si Pastor Archie. Makakasama pa natin sana, yes, no, sa mga susunod na araw. Maraming salamat, Sir Archie. And again, nasa screen po ninyo kung paano po makakontakt sila, Pastor Archie. Nasa screen po ninyo yung contact details, yung address para mapuntahan nyo po at makapag-inquire kayo. Yes. Ayan. Thank you very much. And napaka-interesting ng mga topic natin sa mga susunod pang topic. Yes. Marami pa tayong maigigest, no? At sa mga nais din po na mag-suggest ng another topic, na iba pang topic na makaka-relate kayo, pwede kayong mag-join sa aming group page, Verdagulan Serie group page. Mm-hmm. And kung nais nyo naman po na maging updated sa mga videos ng Raan ng Verdagulan Serie, Rafi Tulfen, Wanted sa Radyo, Verdagulan Serie, meron po kaming official YouTube yes. channel. Nasa link po na nandyan sa live ngayon. Pwede niyo po yung i-click. And thank you very much po, mga kapatid. And tomorrow muli ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Verdagulan Serie.